In the name of the Father, of the Son, in the Holy Spirit. Lord, today we are very grateful for the life, strength, faith, love, and wisdom you have given us. Today, we can make our empowered consumerism and we can share it with each other. We ask this of you, O Lord, guide and protect us for these activities so that we can do it and be successful until the end. Lord, be an inspiration to everyone who listens or watch now. Please give courage to everyone to share their success experience and learn in our Level Up program so that they can also share with other listeners or viewers that they also need more this good opportunity to change their lives. May Lord, each of us, lot of pay in and more blessing come to us in this business of easy. Lord, please protect and guide us, our spiritual, physical, mental, emotional, and stay with us, O Lord, and show you way in your love and Holy Spirit to fulfill and create this business opportunity. All of this we raise to you, Lord, in Jesus' name, amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Oh, thank you, Coach Lori, sa ating pinakamundong prayer. So now, so, rinig po ulit ako. Thumbs up po kung rinig po ako. Okay. So, to start our third SIZZLE. Ito po, nakakatuwa po. Isa po siyang plain housewife. 15 accounts, grabe, and also gold executive na din po ng ating company. Also, dahil po sa ating Elevate program, he is a first level qualifier and now second level qualifier. So, under VIA Unstoppable, let's all welcome Coach Yoli Plata! Hi, good morning po. Good morning, Coach Yoli. Di ko po alam na ngayon pala yun. Sorry. Power. Akala ko po ay sa graduation day. Sorry. Pero sige po, total ito naman po ay testimony. So, pasensya na po kung anumang hindi kahandaan ang mga ang maririnig nyo. Okay po ba yon? Sorry po. Akala ko po kasi isa ano pa sa graduation. Pakinig po ba ako? Okay po. Yes po. So, paano po ako na-invite dito sa Empowered Consumerism? Ako po ay isang ano lang po. Wala po akong masyadong and ako po ay hindi working mom, kundi po ako po ay isang plain housewife lang. Nag-aalaga po ng aking mga anak noong time na yon, maliliit pa po sila. At ang aming pong family, ang aming pong buong family ay parang lagi pong nasa hospital. So para pong sakitin po kami lahat noon. Hindi po namin inaasahan na meron pong isang tao magdadala sa akin dito at magpapakilala ng isang produkto. Na hindi lang naging isang produkto soon at nung nagtagal at naging lahat na yata ng product ay na-try namin. So ako po ay isang
isa po ako sa na-benefits ng product dahil sa aking sakit na high blood po. So ang aking pong mga anak ay ganun din, meron pong kanya-kanyang, may kanya-kanya po silang nararamdaman ng time na yon na hindi maganda. So ang amin pong laging, ang amin pong laging routine ay magkakaubo, magkakalagnat, tapos doktora na po, at saka po confinement na po. So yun po ay nagagawa namin madalas, lalo na doon sa aking maliliit na anak na noon ay problema ko talaga. So kilala po sa akin ang aking apply ng isang produkto, C24/7, para po sa akin. Tinaray ko po yon at naging effective naman po, naging maganda ang pakiramdam ko, naging sinabay ko po sa aking maintenance ng doktor. So nung pong nagtatry lang po ako ng maintenance ng doktor, wala po akong C24, naging ano po, lagi pong may sabit ang aking blood chem, parang ang result ng lab test ko, lagi siyang may sabit. Sabi ko kay Doc, bakit po ganun? Hindi naman po ako napalya ng pag inom ng inyong gamot. Bakit po ang pagdating ng result, mayroon pa rin sabit? So ang sabi niya, sadya daw ganyan dahil yung maintenance ay hindi ko na daw dapat alisin. Sabi ko, hindi ko na nga po inaalis. So ang saka ko lang po, bakit hindi pa mawala-wala yung sakit na sa aking katawan? So yung parang po ang paliwanag niya ay basta daw inumin ko yung gamot na nire-reseta niya. At yun nga po, ako po ay nalulungkot dahil hindi po ako makontento sa ganung sitwasyon. So ako po ay tamang-tama po, dumating po ang upline ko na siya po ang nagpakilala sa akin, si Mrs. Arlene Bago. Salamat po sa kanya dahil na-benefits po talaga kami buong mag-anak ng product. At ngayon nga po na usun ang ating program na dati po kasi offline. So ako po ay hindi po ako full-time as networking worker. Hindi po ako talaga sumasama kina Coach Annabel ng malimit para lang maghanap at mag-an ng ating product, ng ating business. So para po ako ay naging part-timer lang po. Pero hindi po ako tumigil hanggat na-share ko na din po ang ibang product, ang mga kaibigan ko at mga kasama ko sa aking dinis sa kamag-anak ko din, na na-share ko din po ang product at na gustuhan naman po nila at napatunayan na effective din po sa kanila. So ganun po lang ang naging ano ko po sa product natin. So ngayon nga po napuntahan ko na yung business, nalaman ko na dahil nga sa ka-attend ko ng training nung offline pa, pero hindi naman nga po kasing limit. So ngayon po, nung pong nagkaroon tayo ng level up program, ito po ay malaking tulong sa akin dahil nang nagkaroon po ako ng focus. Siyempre, nagkaroon tayo ng maraming time. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makinig at at isaisip at gawin, take action ang ating mga natututunan dito sa training. So yun nga po, sa pakikinig, sa pagbabasa ng task, sa pagiging, syempre yung pong binabasa ng task natin dapat isaisip din po natin. At dapat po ginagawan po ng action talaga. Yun po ang nakatulong, ang na-benefits po ako doon dahil sa pagbabasa po ng task, kailangan magbigyan ng action para magbunga yung iyong makuha, yung iyong mga goal dito sa sa Empowered Consumerism. So, yun po, ang nagpapasalamat po ako sa ating mga upline, sa mga ating mentors, sina mag-asawang Coach Harry and Ophel Pitalbero, kay Mentor Justin and Mentor Remar po sa inyong pagbibigay ng ganitong training, ganitong program para sa mga baguhan at lalo na din po sa mga katulad ko na parang nagbabalik muli
para maging magawin uli ang ating business dito nga sa Empowered Consumerism po. Yun lamang po, Coach Justin, at marami pong salamat and good morning po sa inyong lahat. Pasensya na po. Yes! Good morning at thank you very much po, Coach Yoli, sa inyong munting speech about yourself and kung paano po nakatulong ang ating Elevate program sa inyong network. Diba? Most especially po, diba, yung ating mga products na katulong din po sa health niya, sa health ng family niya. Yan. So, next po natin. Yan. Isa din po itong Gold Executive. Also, 15 accounts na din po ito. At dati po itong OFW na nag-full-time mom na din po ngayon. Yan. So, virtual clap po tayo para po kay Coach Zalme Ocampo. Hello po. Yan. Ako na ba sunod? Rinig yes, po ba? Yes po. Rinig po. Ayan, good easy morning po sa lahat ng business partners natin, local and international. Medyo kabado po ako. Hindi po ako sanay. Sa tagal-tagal. Ayan, ang share ko po ngayon. Kunting share lang po. Stay. Ayan. Thank you po, ayan, sa opportunity na i-share ko po ng konti yung journey ko dito sa ating easy business. Ayan, dati po akong OFW. Pakilala po muna ako sa mga hindi nakakilala sa akin. Ayan, ako si Zalme F. Ocampo, dating OFW from Saudi Arabia. Kaway-kaway sa mga OFW dyan. ingat kayo. Ayan, na-involve po ako dito sa Easy Business dahil sa pinsan ko na si Coach Lori nung nasa abroad pa po ako. Pasalamat ako sa kanya dahil sa kulit niya sa akin. Ayan, sabi niya sa akin, may share ako sa yung business. Sabi ko, ano po yan? Sabi niya, yung isa business share ko sa'yo. Sabi ko naman sa kanya, sige ate, pag-uwi ko na lang. So, nung umuwi po ako, 2011, alhamdulillah, bagong kasal din po ako noon. Ayan, pumunta po kami sa, dun sa Kuta, Batangas, kina-up hari. Diyan kami na meeting, tapos po, kasama ko rin po yung husband ko. At dahil plano namin mag-business, nagustuhan din niya po, nag-7 account po siya at that time. Kaya siya po yung upline ko. Ang galing. Tapos, ginawa ko po muna ng part-time yung business. Masipag po akong uma-attend ng mga training sa Ortigas. Umulan, umaraw, kahit gabihin po ako, uma-attend po ako. Kahit lagi akong sinasabihan na wag na lang pong uma-attend kasi gagabihin, mag-isa ako umuwi. Ginagawa ko yung business. Yan po umpisa. Kailangang aralin muna natin yung negosyo para mas mabilis po natin ma-i-share. Kahit mag-isa lang ako, kahit hindi ko minsan kasama yung upline ko, ginagawa ko po at learning po muna sa pag-business. At ayun po, natutunan ko, lalo ngayon may online tayo, easy business online sa ating Elevate program. Nagpapasalamat ako. Isa po ito sa nakatulong din sa pagpo-post sa ating FB araw-araw. Meron po ako napa-join sa pagpo-post ko lang ng Perfect White. OFW Canada po siya. Lagi po siya nag-order sa akin. At na kapagpadala lang po kahapon. Alhamdulillah. At niyang lumaki na rin po yung grupo ko. Lan, may local and international rin po ako. Nagpapasalamat po ako sa mga nagtiwala sa akin. At mula noong 2011 hanggang ngayon, ginagawa ko si AC Business. Dahil napakaganda po ng product, hindi po tayong maihiyang i-share. Lalo po yung mga nutritional product natin. Favorite po po yun. Tsaka yung Complete. Nung nagbuntis po ako sa pangalawa ko, ginamit ko po si Complete, my Choco and Polydose. Ayan, napaka-healthy po ng baby ko. Kaya napakalaking tulong po itong ating products na i-share sa iba. At lalong-lalo po, matindan po tayo ng mga product demo para mas mabilis po natin silang maipaliwanag. Ayan. At doon po sa mga upline ko, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil na napakita niyo po sa akin yung ganitong negosyo. Kahit na nasa bahay lang po ako, may anak ako, nagagawa ko po itong i-share. At
Tina-up Justin, Coach Lori, Up Opel, Up Harry. Thank you. Sila po yung laging sumusuport sa akin, lalo ngayong nasa lockdown tayo. Sila po yung nagpapadala ng mga products ko. At then, thank you din po sa coach natin, Coach Remar po. Thank you po. Yeah, naka-ano po ako eh. Naka-level 2 na rin po. Inshallah, go po sa next level. Ayan po, yun lang po yung kunti kong mai-share kasi po, marami pa pong mag-share. at hindi po ako prepare sa aking slide. Alhamdulillah. Thank you po. Pabado pa. Yan. Thank you yan then, po, Justin, siya for sharing your experience with us. Yes. Yan, kahapon mo, nga po napadala namin yung kanyang product sa kanyang good downline for sa Canada. Opo, napakalaking bagay po ng posting natin sa Facebook. Nakakatuwa yung ating Elevate program. Share ka lang, post ka lang ng post. May nagpapa-pay in, madaming na orders ng products. Yan. So, hindi tayo talaga mapapahiyang i-share ang ating products. Lalong-lalo na yung business natin na proven and tested na. Madami nagkaroon ng resulta. Yes. So, eto naman po ang ating next sharer. Natutuwa po ako dito sa ating next sharer. Sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Sabi nga, di ba? Yung legacy. Yan. Hindi lang kasi ito pang matanda, pang OFW. Basta may pangarap ka, pwede ka dito sa ating easy business, di ba? So, itong ating next sharer, grade 10 student, 15 years old. Yan. So, virtual clap po tayo kay Kyle Cabral. Good morning po. Morning. Po. Shelta po ako. Ako po si Kyle Stephanie Cabral, 15 years old, grade 10 student. Nag-start po ako na mag-join sa Easy is nung natikman ko po yung product na complete tsaka po yung my choco na ginagamit po po. Doon ko po, nung nag-start po ako, doon po ako nag-start magtanong kay Papa na kung ano po ba yung nangyayari sa business ko, ano po ba yung mga meron doon. Doon ko po nalaman na pwede palang pagsabayin yung pag-aala pang nagtatrabaho ko, nakuha ko ng pera. Tapos doon ko din po na ano, na pag bata ka palang nag-start ka na nag-ano, madami ka nang matatamo mo agad yung mga pangarap mo. Para pagkatapos ng pag-aaral, nakuha mo na yung mga pangarap mo, yung mga meron ka ng bahay, meron ka ng kotse. Kasi maganda pag bata ka pa lang, sumula ka na. Tapos din po din, in-invite po ako ni Papa na kung gusto ko daw ba mag-training dun sa, about dun sa EG. Tapos, hindi na po agad ako tumanggi. Sinabi ko na po agad kay Papa na sige po. Tapos, yung, kasi maganda po din, ang exciting po kasi bawat araw may natututunan po ako. Malaking tulong po yun para sa akin. Yung una po dapat, lagi pong humble, dapat tinapis yung mga M, yung mareklamuhin, mainipin, mapagtanim, magagalitin. Tapos dapat po marunong ka rin po ng mga basic skills, yung mga face-to-face skills. Doon ko po natututunan yan. And tapos dito din po lumakas yung confidence ko sa sarili ko. Kaya ko na pong magsalita sa ano. Hindi na po ako masyadong mahihiyain. Hindi na lang po. Tapos doon ko din po nalaman na yung kailangan may deepest why ka po na dapat dapat malalim. Kasi kung mababaw lang, madali kang mag-quit. Madali mong sigit yung para ituloy yung mga pangarap mo sa pamilya mo. Yun po yung mga natutunan ko. Kaya po, if you didn't apply what you have learned, you are not learning. Tapos, natutunan ko din po sa business ito na kung may determination ka na maabot yung pangarap mo, madali mo lang itong maabot. At
Meron po ako ngayong isang account at hoping na madagdagan pa po ito para mas madami po ako matulungan na iba. Sa training na ito, maaari ko na ma-share sa mga kasama ko yung mga natutunan ko para hindi lang ako, dahil gusto ko sabay-sabay kaming yayaman doon sa yung pangatawan po namin. Yan po, thank you po. Yan, congratulations! Coach Kyle Cabral. So, hindi niya po na-mention, pero ang kanya pong upline, ang kanyang father, si Coach, and our one and only mentor, Coach Remar Cabral. Okay. Thank you, Kylie. Sa, nakaka-inspire naman. Ang daming natutunan, di ba? Sa ating Elevate program. Siyempre, yung 4Ms, yung confidence mo, yung attitude mo sa ating business. Yan, kailangan po natin yan. Kasi kung hindi ka confident sa product, sa products natin, hindi ka confident sa business natin, paano ka makakapag-recruit? Paano ka makakapag-pay-in? Paano mai-share ang ating products? Yan. Kasi siya na po, iba talaga pag live. May mga ganyang interaction. So, yan. As I was saying, yung program po natin, so maganda po, next program po natin, may mapa-enroll po kayo para matutunan din po nila yung natutunan natin. Kasi yung business po natin, duplication. So, kanina nanonood po kami ni Coach Opel ng Echo. Sabi nga, sa school, pag nangopya ka, nag-copy-paste ka doon sa kaklase mo, that's called cheating. Pero outside of school, kapag nag-copy ka, it's called cooperation. It's called teamwork. So, yan. So, di ba sa Elevate program natin, copy-paste lang din tayo ng posting. Tapos, ina-absorb natin yung katulad ng sinabi ni Kyle na if you didn't apply what you learned, you are not learning. So, magandang quote sa atin kasi tayo, starting pa lang tayo ng ating online business. So, yung ibang grupo, matagal na silang nag-online tayo as sa BIA AIMERS, bago pa lang tayo nag-a-adjust sa new normal na ito. So, itong Elevate program natin is makakatulong sa pag-a-adjust natin. Diba? So, yan. So, dito na po tayo sa isa sa pinaka-power leaders ng BIA AIMERS. So, idol ko po itong taong ito kasi ang dami na din po nitong medyo malaki na din po ang kanyang grupo. His gold executive right now, going global ambassador. And aiming for his first million in our easy business. So, yan. Virtual clap po muna tayong lahat. Yan. Virtual clap for our one and only coach, Romy Dimayuga. Hello, good morning, good afternoon, good evening, lahat na po kasi nandun tayo sa, marami tayong kasama all around the world, tama po ba? May nasa Europe, US, Asia, Africa, yes, dahil marami na po tayong grupo sa buong mundo, hindi lamang po sila kundi pati ang BIA AIMERS International, tama po ba? Naririnig po ba ako? Yes. Mag-type nga po tayo ng power kung naririnig ako. Yes, salamat po sa lahat ng nakikinig. So bago po tayo mag-start, siyempre magpapakilala muna po ako. Ako po si Romy Dimayuga from Tingay, Taas, Batangas City. So alam niyo naman po, Batanggenyo. Talagang buhay probinsya. So sabi nga nila, napapaghuli daw tayo sa online. Pero sabi naman natin, ginagawa po natin itong sistema na ito para makikumpit tayo sa ibang team dahil sabi nga nila, new normal na. Tama po ba? So, paano po ako nagsimula sa
empowered consumerism? Simple lang po. Way back 2006 or 2005, nag-start pa lang po ang empowered consumerism. Ako po ay in-invite na dito sa negosyong ito. Pero ayaw ko po ng ganitong negosyo dahil medyo na-close mind po ako kasi concentrated po ako sa traditional business. Ako po ay nasa medical equipment supplies, office supplies. Nag-distribute po ako ng iba-ibang equipment and products sa mga government offices. So hawak ko po, or I mean, connection ko po mga mayors, governors, congressman, and even sa mga ibang area po ng government kasi we're doing transactions with them. Yung po ako nagsimula kung bakit I stayed at Visayas for almost 14 years. When I decided to go back dito po sa Batangas, ito yung nagsimula ako na nakilala ako sa kanto nung aking upline. Hindi niya ako makilala kung sino. Tinanong ako sa kapitbahay ko nung time na yon na bumili ako ng halo-halo. Nang time na yon naghahalo-halo yata yung upline ko. Nakita niya ako, tinanong daw ako kung ako yung si Romy. Nagulat siya kasi bakit ang laki ko. And nung time na yon nung huli kami nagkita, ang payat-payat ko. So, tinawagan niya ako, pinabalik, invite niya ako. Sabi ko, alam ko na yan. Yung may-ari nga, ini-invite ako, hindi ako nag-join, ikaw pa. So, sabi niya, oh talaga? So, naging interested siya. Until such time po, may pumunta dito sa bahay namin from Cavite. Taga-empowered consumerism din. Sabi ko, ah, alam ko na yan, inire-recruit nga ako dyan. Eh. Ayaw ko talaga sumali that time. Pero nagulat ako, yung mother ko, bumili ng products worth 4,000 pesos. So sabi ko, bakit hindi ko kaya gawin yun? Ako na mismo ang nag-contact sa upline ko. Sabi ko, Apaida, sige, gagawin ko yung negosyo. That's the time po na nagsimula ako dito sa empowered consumerism. Pero nung time na po yun, mismong chief marketing officer po ang nag-i-invite sa akin, pero hindi po ako naniwala sa kanya kasi parang ako po isa na humarap sa tao dahil I was trained to do product training and sa mga products po na hinahandle ng aming company. Isa po sa malaking company yung pinagtrabahoan ko during that time and I was trained to do product training. So pinapadala po ako sa ibang bansa, sa ibang lugar para pag-aralan ang mga produkto and i-present sa mga doctors, mga chief of hospitals, medical directors, mga mayors, governors para po iano sa mga hospital. So sabi ko, nung time na yun, sabi ko parang kaya ko naman gawin to kasi to present the product, kaya ko na to present the business dahil nasanay naman ako, parang wala na akong hiya. Pero sabi ko, parang iba rin pala pag inalak mo ganitong business. Pero nung nakita ko po na ang ganda ng product, tinuloy-tuloy ko na po kung bakit kahit paano may naging resulta po ako. So, i-share ko lang po, mag-share lang po ako ng screen ko para makita nyo. Ayan. Nice ko na po. Ayun. Nakikita nyo po ba? Yes, coach. Yes. So, bali yung team natin, yung visionaries in action, marami na rin pinagdaanan. Pero, eto nga yung inaano natin ngayon, yung Elevate Peace, Easy Program. So, I am the founder of BHA Consumers na ginawa ko itong negosyong ito. Ikukwento rin po, ako po ay hindi nasa business o nasa na-train dito during college. Ako po ay gumraduate ng BS Physical Therapy sa University of Perpetual in Rizal. So, ayan po yung buhay ko nung college. Na-train po ako na mag-aral, humarap sa mga pasyente, dahil para maging isang physical therapist. So sabi nga po nila, physical therapist ako. Linya ng medisina, hindi masahista. Although, marami pong nag-aano sa amin. So, pero sabi ko nga po, siguro hindi po ako nakalinya dito or baka hindi ito ang tadhana ko. Ako, ito po yung time na ako'y nag-work as marketing professional ng isang company sa Manila na naipadala po ako ng Visayas to handle Region 6. That's why ako po ay napunta doon. So maganda po yung promotions kasi for how many years na ginawa ko ang negosyo, mabilis po ang promotion ko sa trabaho. Pero sabi ko, parang hindi pa rin sapat yung kinikita ko kasi ang laki-laki na nung company, napalaki namin, bumibenta ako ng millions, pero ang nakukuha ko lang sa sasakyan, mga free sa bahay. So hindi kontento. So nang time po na yun, naialok sa akin itong empowered consumerism. Ito po yung time na ginawa ko na yung business. Pinag-aralan ko yung products, tsaka yung paano explain sa tao. So, mas na-explain ko po siya, kaya ginawa ko po ang negosyo.
i-share ko po ang products, pinag-aralan ko ang mga components, kung paano siya i-allocate sa mga kakilala natin. And pinag-aralan ko po tumayo kung paano ipakilala ang business para mas lumaki po ang ating network. Kasi sabi nga po nila, pag hindi mo natutunan itong negosyo, pag hindi mo pinag-aralan, hindi mo nilaksan ang loob mo para i-share sa ibang tao, hindi ka kikito, hindi ka yayaman. So sabi ko nga, dapat pag-aralan kasi mas magandang alam mo na hindi tayo nagdi-depend sa upline natin kasi mas maganda po na alam natin. So ayan po, nang ginawa ko po ang business na nagkaroon din naman ng award ng team with our mother upline that time. So at hinit ko po yung mga promo ng company, that's why nasama po ako sa Hong Kong 7. So napakaganda po na yung time na ito, wala tayong travel, pero napakaganda po na ma-hit ninyo kasi itanim lang po natin at taanihin po natin yan. Then I was awarded as gold executive. So nakaka-excite po. Pag pinarangalan ko ng award sa isang company, nakakatuwa kasi ako po, mamula elementary hanggang high school, medyo sanayin ako sa mga award. Kasi from elementary, honor student, high school. Pagdating po ng college, medyo nag-easy na lang ako. Sabi ko, from elementary to high school, parang pagod na akong kaaral na laging sumasali sa mga kung anong contest, may award, sumasali sa mga essay writing, mga ganon, or mga school papers. So sabi ko, anong college, parang gusto kong tapusin na lang para makatapos magkaroon ng titulo. Parang hindi na maging dislister or anything. Gusto ko lang tapusin yung college. Parang sabi ko, siguro hindi naman... Ngayon ko lang na-realize na wala naman talaga sa pinapos kung paano kakikita. So kung bakit ko po pinagmamalaki yung company nito at kung paano ko tirabaho, kasi sobrang proud po ako ng isa sa may-ari ng Empowered Consumerism, ay isang mabuti at matalikong kaibigan na napakabait po sa akin sa pag-handle ng team. Actually, kahapon po, nag-text lang siya, nangungumusta. So, pag ganun yung company sinalihan mo, di ba nakaka-inspired gawin yung negosyo? Tama po ba? So, pasensya po, hindi ko kayo nakikita kasi nag-share ako ng screen. Gusto ko lang pong i-share at i-inspired na pag naniniwala ka sa taong sinalihan mo, talagang mas maganda po yung ginagawa mong trabaho sa negosyo. Ayan po, yung picture nung college kami. Ngayon ko lang na-realize may picture pala kami nung graduation kasi nagkasama rin kami sa bahay that time. At ito na po yung present. That was, ito yata po yung birthday ko last year. Yan, bakit ko po ginagawa ang Empowered Consumerism? Siyempre, dahil sa mga kaibigan ko. Tama po ba? Bakit? Dahil yung mga kaibigan ko mayayaman. Di ba pag ang kaibigan mo mayayaman, gusto mo rin, maganda rin ang buhay mo. Tama po ba? So, yun ang gusto kong i-share. Oh, wait lang po. Ayan. So, pag ang mga kaibigan mo mayayaman, di ba masarap din na ikaw parang ganun din, hindi ka napapag-iwanan. So, dapat pag ganun yung feeling mo, gagawin mo lahat ng trabaho mo, lahat ng effort mo, nang gagawin mo dito sa business para kumita ka rin. At kung hindi mo nila ka-level, at least hindi ka naman kawawa pagkaharap mo sila. Tama po ba? Kasi siyempre, minsan, nakakahiya din po pag ikaw yung pinakamahirap sa mga magkakaibigan. Although, hindi ka naman nila discriminate, pero at least, mas maganda naman na magkaka-level kayo para mas masarap yung buhay. Di ba? Lahat naman po tayo, bakit ginagawa itong negosyo ito? Kasi gusto natin na maganda ang buhay natin. Tama po ba? Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. So, nakita nyo din kanina, sa team ko, kaya kasama ko sila doon, kasi, syempre, gusto mo kumita ka kasama ang team mo. Hindi naman ginagawa natin itong negosyo ito para sa sarili mo lang. Sabi nga po nila, kung gagawin mo itong negosyo ito, unahin mo yung team mo. Sila ang pakitain mo. Kasi pag kumikita na sila, given na yun, kikita ka. Kasi mas marami pong blessings pag nakakatulong tayo sa mga downlines natin. Tama po ba? And siyempre sa pamilya, para mabigyan natin ng magandang buhay at magandang comfortable life yung pamilya natin. Although, sabi nga po nila, one time meron po nagtanong sa akin from other networking company, nagulat nga po ako, talagang ito, si-share ko, nag-chat siya sa akin na kung talagang magandang kinikita ko, bakit ano daw napatunayan ko kung nakabili na ako ng kotse, ng mga bahay. Sabi ko, depende siguro sa tao sa priorities. Kasi at this point, hindi ko naman priority ang bahay at kotse kasi may bahay naman kami, may mga sasakyan naman kami. So sabi ko, ang priority ko is to share this for the products and the business. Kasi sabi ko nga, pag nakatulong ka sa mga tao, lalo na yung products natin, kasi kahit po paano, everyday, hindi po ako nawawala ng benta ng Complete C24 sa Bon, hindi po sa pagmamayabang, posting lang po,
continuous posting sa Facebook. Minsan magpo-post ako, may magme-message na para saan ba yan, dalhan mo ako. So dinadala ko sa kanila kasi pag hindi ka nag-post, walang magme-message, walang makakakita ng share mo, ng post mo. So ito, daily posting, 3 to 5 posting per day para makita mo na may resulta yung ginagawa mo. Or lalo na ngayon, hindi ka pwedeng lumabas para i-share sa ibang tao. I-share mo sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. Lahat po yung ginagawa ko. Kahit ko konti ang followers ko, share ng share. Kasi alam ko, darating ang araw, aanihin ko lahat ng paghihirap na ginagawa ko at pagsisikap. Tama po ba? So, ang sa akin po is, continue nung nasimulan nyo. Lagi natin tinatanong sa inyo, ano yung deepest why? Bakit mo ginawa ang negosyong ito? Yun ang lagi mo babalik-balikan. Minsan, tinatamad tayo, nahihirapan tayo, okay lang, magpahinga ka, pero huwag kang mag-quit. Tama po ba? Dahil pag nag-quit ka, talo ka. Bakit? Namuhunan ka na. Lalo kung 7 headers ka, hindi mo tinatrabaho, matrabahuhin mo na. Sayang yung in-invest mo. Dapat kumikita ka. Ang pinakamaganda doon, baka may share mo sa tao na mas nangangailangan sa'yo, trabahuhin, gawin, lumaki ang network, damay ka. Tama po ba? So ito, numbers game. Damay-damay lang po ito. I-share mo yung products and business para mas makita nila na may magandang mangyayari sa buhay nila. So yun lamang po at sana po na-inspire kayo sa kwento ko na minsan ma-ano nyo ako, maingay, pero gusto ko lang po talagang makatulong din at maka-inspired sa mga tao, maka yung knowledge ko may share ko sa iba na kahit yung mga uplines ko, syempre nagpapasalamat ako sa mother upline natin kay Apopel, parang nanay, kapatid ko na lang yan, huwag ng nanay. Si upline Harry, yan, talagang, kumbaga, dito sa team natin, I must admit, yung sa team natin, ang nabuo natin, hindi lang yung business. Yung talagang, yung relationship natin parang pamilya, kasi alam ni upline Opel yan, kaya maganda yung dito sa atin, minsan may tampuan, hindi nawawala yung sa grupo. Pero dito, nire-respeto yung suggestions mo, pinapakinggan, kasi para to sa grupo natin, para mapalaki natin. So, minsan, hindi ko alam, baka may nagtatampo kung may mga ano. Pero alam ko, naman, kilala ko ni Apopel na yung sinishare natin para sa team natin, hindi yung kung may nasabi ka, after that, wala na. Kasi pinag-usapan natin para sa ikagaganda ng grupo. Yung po yung sana'y makita ng mga downlines namin na kami pong mga coaches, minsan ano-ano kami sa meeting para lang mapaganda yung programa para sa inyo. Hindi po kami lahat ay oo lang ng oo sa isa't isa. May dumadating din po yung time na kami talaga yung nagbabatuhan ng ideas dahil gusto po namin mapaganda yung grupo natin, mapalaki, matulungan yung mga taong nagsisikap para magkaroon ng magandang buhay. Yun lamang po at sabi nga po nila, kung ano man ang mangyayari sa buhay mo, laging magbihis ka, go on. Lahat naman ng problema hindi nawawala eh. Kasi si COVID nga, nandiyan lang po. Pero dapat hindi tayo mapigilan ni COVID. Kahit po sabihin nila, this empowered consumerism business hindi napipigilan ni COVID. Ito po yung negosyo na maganda na nakakatulong kahit sa panahon ito. Ang dami pong nagsara. Kanina nga po, na-delete ko lang yung picture, hindi ko na-share. Jollibee, 205 branches ang nag-close. Dito po sa Batangas, alam na natin, ang Jollibee kayo, sarado na. So, napakalaking company pero nagsasara. Ito, maganda dito po sa empowered consumerism. Pag tinrabaho mo, pinag-aralan mo, ginawa mo ng tama ang sistema, gaganda at lalaki ang business at network mo. Kahit nasan, kasi ito all over the world din. So, mas maganda po. Sasabihin ng ibang company, maganda ang company nila, pero madadal mo ba sa ibang masa? Ito, napakaganda po ng company. Ang dami po ngayong networking company na nahimik, pero tayo, buhay na buhay at malakas. Dahil sa products natin at sa sistemang ginagawa ng empowered consumerism. So, yun lamang po. At sana, huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy natin gawin itong negosyo. Dahil ito ay para sa atin, para sa inyo, at lalo-lalo na sa mga pamilya ninyo na gusto nating mabigyan ng magandang buhay. Yun lamang po. At muli, ako po si Romy Di Mayuga ng BIA Unshakeable AIMERS. Thank you po. Power. Thank you po, Coach Romy. So, nakaka-inspired po ninyong story, di ba? From close-minded, naging open sa business at ngayon lumalaki na po ang kanyang grupo from Philippines to international. Wow! Rinig na po ba ako? Yes!
ko po nakikita ang sarili ko. Nabigla pa ako niyan. Kung hindi ako nabigla, mas maganda. Yes. Di ba? Kahit biglaan, kayang-kaya. Okay, so Coach Romy is also one of our coordinators dito po sa ating Elevate program, di ba? Kung dati open-minded siya, napabili si Pete. Yes. Napabili si Nanay ng products. So, naging open-minded po siya sa business. Because also, sa ating products, tapos naging, biruin nyo, Best Fred, one of our founders ng ating Empowered Consumerism. Pero sa ating grupo napapunta, wow, di ba? Power na power. Ups, nasan ka? Hindi ko nga din po makita ang aking sarili. Pero rinig niya naman po ako. Yon, kita ko ng aking sarili. Kita na po? Okay. Kita na. Oo, siguro nag-refresh lang yung aking cellphone. Cellphone kasi ang gamit ko. Then, medyo nawawala po ang aming internet. Pagpasensyahan nyo na po. Ganyan talaga pag online. Kaya tayo po, magpapalit po tayo ng magandang internet connection. Kasi po, pag onliner ka, tulad yun, dapat tayo, lahat tayo onliner na kasi bawal nang lumabas, the new normal. So, dapat maganda na yung internet connection natin. So, pag may tumawag na taga USA, tapos nawala-wala ang internet net mo, nainip, ay naku po, wala na. So, yan. Upgrade din, kumbaga. Also, our trainings po is online na. Wala na po nag-training sa office. Wala na po nagtre-training sa mga BCOs. So, kailangan po talaga, it's a must, kumbaga. So, di ba nakaka-inspire po yung story ni Coach Romy? Ito naman pong susunod nating sharer. Also, one of our coordinators in our Elevate program. Mas malaki po ang kinita sa akin itong taong to. Nakakatuwa po kasi kahit under po siya ng family tree ko po, mas malaki po yung kinita niya. Pero, ito po ay 2-car achievers na po. Elite Global Ambassador. Millionaire's Circle Club member. Yan. At Speakers Bureau na din po ito ng ating team. Yan, let's all welcome. Founder of BIA Unstoppable, Coach Anabella Tanglao. Yan, virtual clap po. Hello po, Coach. Yan. Dinig po ba? Yes po, dinig na po. Yan. Good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa mga and level 2 program at sa mga coordinator, lalo na po sa ating mga mentor na si Coach Justine and Coach Remar, na sila po talaga yung pinakaano ng ating program. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi kayo po yung naging ano ng ating program. Yan. Thank you po. At sa ating pong Grand Upline, kayo yung naging dahilan. Ano po? Yung ating pong Grand Upline na si Coach Harry and Ofel Pitalbero. Yan. Nagpapasalamat po muna ako ngayon. Baka kasi hindi ko na mapasalamatan. Ano yan. At yung pong mga local and international partner po natin ng BIA. Yan. Nagpapasalamat din po tayo kasi po naging part po sila ng ating Elevate program. Ano po? Yan, sabi nga, bakit po ako na-involve dito sa Empower Consumerism? Year 2012 po ako nang ma-involve dito. That time po noon, pinuntahan ako ng aking offline
sa hindi po ako yung pinuntahan niyo ano po kasi ang pinuntahan po talaga yung aking husband kasi nga po yung sponsor ko pumupunta po siya talaga sa aming talyer. May talyer po kasi kami that time noon. Then yon. Nasharean po ng product po yung husband ko. Yun nga po yung aking upline si Emily Puntalba. Yan. Then, nung masyaran po siya ng product, ang sabi po sa kanya, inumin daw po yung C24/7 at hindi po siya, gaganda daw po yung kanyang problema. Kasi at that time po, nun, talagang may problema na siya sa katawan, yung po kanyang sinus. At the same time, kasi nga po, the time na nagiinom, wala daw pong hangover. Yun, sabi nga niya, ba't hindi niya itrinay? Then, yun, binigyan po ng isang box na C24/7. Then yung pong C24/7 na yon binigay niya po sa akin yung 10 perasong capsule. Sabi niya sa akin, inumin ko daw. Yon, itrinay po namin at yun po napakaganda po ng products na na-try namin na C24/7. Then after a week po nung bumalik po sa akin yung upline ko, kasama na po si grand upline po natin, si Harry and Ofel Pitalbero. Yan, nag-share po sila sa amin, nag-demo po sila sa amin. Ayun, at time noon talaga pong kailangan ko ng extra income. Kasi bakit po? Yun pong, noong time na yun po, mahina yung negosyo ng asawa ko. Kailangan ko po talagang tulungan kasi po, yung tatlo kong anak, nag-aaral. Then, syempre, kulang sa financial, lalo na po yung mga panggastos araw-araw. Kasi minsan po, yung pong kinikita namin sa namin, kulang pa dun po sa pambayad namin sa upa namin po sa talyer. Kaya po, hindi po ako nagdalawang isip na sabi ko mag-join sa Empowered Consumerism kasi nakita ko yung in-explain sa akin ni Coach Harry and Ofel. And that time po nun, nagustuhan ko din yung po, kaya iniwanan na po kami ng products. Then, nag-decide na po ako mag-join. Kaya lang po, nung time na yon talaga pong wala akong pang-join. Imagine po, nagtatrabaho po kami, may negosyo. Pero, wala pong, nung sinabi po ni Apply na halagang 899, wala po akong pera that time. Sabi pa, ibig sabihin, yung negosyo namin, kasi nga isa yung negosyo namin, talagang hindi pa rin po pala sapat pag iisa yung negosyo nyo. Kaya po nung nakita ko at napakalanong marketing plan, talaga pong sa marketing plan at the same time yung product po napakaganda. Kasi nga itrinay po muna namin. Then sabi ko to sa husband ko, itry ko na mag-join. Pero siya din po, gusto din niya, kasi nga sabi niya sa akin, tulungan ko daw siya na magtrabaho, na kumita din po ako ng pera. Noong time na yon. Then, kaya po, decide po kami na yung amin pong, kasi nga po, may bahay kami, meron title, yan. Yun po talaga yung nangyari. Yun po ay ikinuwan po namin, inano namin sa bangko. Kasi nga po, walang pera, kulang at kulang pa rin. Then, sabi ko, inano po yung talagang lumakas, ang lakas ng loob ko. Sabi ko, susugal ako dito sa negosyong ito. Nakataya po talaga yung aming house and lot. Sinangla ko siya ng halagang 90,000. Siyempre, meron na po yung interest. Pag kinuha ko siya, hindi na po siya 90,000 babalik sa akin noong time na yon. Nakuha ko na lang po yung cash na pera na galing po sa bangko, 90,000 lang. Kaya kung iisipin nyo na sobrang lakas ng loob ko, buong-buo yung aking, na sabi ko sa sarili ko, naging successful yung nag-share sa akin ng products. Siguro, bakit hindi ko itry? Yun po yung nangyari talaga sa akin. Nung po ako'y kanyang talagang nag-demo po siya sa akin, hindi po ako nakatulog sa kasi bakit. Kung tatrabuhin ko po ito ng ilang taon, na sinabi niya, nakikita at kikita ako, bakit hindi ko gawa ng paraan. Kaya po ginawan ko siya ng paraan, talaga pong isinlangla ko. Then that time po, no, syempre may negosyo ng asawa ko, naghati po kami sa 70,000, 35,000 sa kanya, 35,000 sa akin. Yun po ay agad kong ibinili ng tatlong accounts.
yung tatlong accounts po yun po yung pinagsimulan ko ng negosyo. Ano po? That time po noon, newly blood po ako. Wala po akong alam kung ano po yung aking pinasok na negosyo. Basta po, okay, nagtiwala. Nagtiwala po ako sa kay Upline Open and Harry. And number one po, nagtiwala din po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ano man po itong nag-decision kong yun, kayo na pong bahala. Basta sabi ko nga, hiningi ko po itong negosyong to, itong business na to. Nasabi ko nga, that time po noon, nagdadasal po ako sa talyan ako. Nabigyan ako ng magandang opportunity kasi that time po noon, wala na. Kasi nga po nag-aaral ang mga anak ko, dalawang college po at isang high school. Kailangan po ng mga pan-tuition. No, ang laki po ng tuition. Then sabi ko nga, dala ko yung tatlong package. Grabe. Ang ginawa ko po dun sa tatlong package na yon, isang package, kami po muna yung gumamit. Hello, naririnig po ba ako? Kinukwento ko lang po. Yan. Kami po muna yung gumamit ng isang package. Then yung pong dalawang package, yun po yung mga i-share ko sa mga i-share ko po doon kumare, kumpare. Yan, i-share ko po yan. Ang ginawa ko po, part-time po siyang ginagawa. Kumbaga, nag-start po ako dito sharing of products. Ano po? Nag-share po ako ng product kasi nga po hindi ko po alam masyado yung marketing plan. Sabi ko nga, hindi ko pa siya gamay. Sabi ko, paano ko to sisimulan? Kaya po nag-start po ako sa produkto na i-share. Then habang ako po ay nag-share ng products, ginagawa ko po yung umaattend po ako ng mga training. Lalo na po doon sa pag dumating po yung si Doc Boots, yan, yung dati pa hot spot, yun po yung ginagawa ko. Ano po? Then, eto po. Pwede na po ako mag-screen sharing. Yes po. Apo. Yan. Eto po yung nangyari sa akin habang ako po ay nag-share po ng product. Yan. Ito po yung aking story ng network ko. Kikita po ba? Kita po po. Yan. Kita naman po. Kita. Ako nakikita. Yes po. Hello. Yes. Nakikita po. Nakikita. Kita niyo po ako? Wala po kayong cam. Okay lang po. Okay lang po. Kita po yung PowerPoint. Kita po yung PowerPoint. Yes. Ito muna po. Hindi ko po alam kung paano ko. Yan. Kung paano ko i-slide. Yan. Ito po yung aking, sabi nga, ito po yung story ko nung ako po ay nag-start talaga sa Empower Consumerism. Wow. Yan. Yan. Ito po talaga, ang pinaka-deepest why ko po talaga dito, yung family ko, yung pong aking tatlong anak. Yan. Kita nyo naman. Ako po talaga ay isang housewife. Yan, hindi na ako nagpakilala. Ako po pala si Annabella Tanglaw. Tubong, ano po ako, Mindoro po ako, Kalapantiental Mindoro. Na-migrate lang po ako dito sa Batangas nung pong makita ko yung husband ko. Ano po? 1998, nandito na po ako sa Batangas. Ano po? Yan, kung mapapansin nyo po, yan po yung aking tatlong anak. Yan. Isang housewife po, wala po talaga akong kalam-alam sa dito po sa networking business, sa Empower Consumerism. Ang alam ko lang po that time noon, kasi nga po nangangarap, sabi ko nga, gagawin ko lang po ito para sa pamilya ko, para po dun sa aking tatlong anak. Kasi that time talaga kailangan ko ang pangtulong financial. Yan. Hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin, yung journey ko dito sa Empower Consumerism. Hinato ko lang po, then chinaga ko lang po si pag at syaga. Kasi nga po yun po yung daladala kong pangarap dito sa Empower Consumerism, yun lang pong si pag at syaga. Meron kang si pag at syaga at darating yung time, yung journey mo makukuha mo rin po dito sa Empower Consumerism. Ano pa? Then teka. Paano yan? Hindi marunong mag-slide. Yan. Tap nyo lang po sa right side. Tap po? Yes po. Right side. Right side, tap right nyo lang. Right side.
ano yun? Makabila po ko sa Annabelle, papunta pong left. Papuntang left. Teka, may nadating kasing mga ano. Papunta po doon sa mga nagme-message na yan. Oh. Yan, pabalik po. Anana. Pabalik po yung slide. Ano? Mahirap kasi pagka ano. Hindi po. Pabalik po. Pabalik. Yan. Straight nyo po. Straight nyo sa cellphone. Huwag po pahati sa cellphone. Nakikita nyo ba? Opo. Nakikita namin. Nakikita namin yung guhit ng kamay. Oh, sorry po. Kasi na... From, try nyo po to ha, from K to N. Yan. K? Yung network, okay. From word na network, doon sa K to N, pa ganun. Yeah. Yan, okay na po. Yan, nakikita na po ba? Naging ko na lang. Sige po, ganyan na lang. Mas ko naman po. Yan, sorry. Ay, yan. Yan, ito po nung nag-start ako. Nakikita nyo nung nag-start ako, talagang isang plain housewife. Then, sabi nga, nung naginagamit ko na po yung products, yan, talaga pong napakalaki po ng transform po sa akin. Kasi, kung makikita nyo naman po talaga ako, nung nag-start po talaga ako dito, hindi ko po ma-share or ma-ano yung white light, then kasi titingnan po yung aking complexion. Ano po, di sabi ko nga, gagamitin ko po muna yung product. Then yun nga, ginamit ko yung produkto. Then kahit papaano naman po, nag-lighten naman po siya. Yan, medyo pumuti. Yan. Dahil po sa continuous ng paggamit ng ating produkto, yung C24/7, trinay ko rin po yung white light, black white, yan, trinay ko rin po. Kasi kailangan po, user tayo ng ating sariling produkto. Tama po ba? Then kaya nga po marami po yung na-sharean ko ng product, then sabi nga yung mga na mga naging leader ko po dito ay housewife, mas marami, halos lahat po sila ay housewife na nakuha po. Ano po? Then yun nga po yung sa pag-network ko po, sabi nga po ni upline, sa pag-share mo ng product at kumakausap ka ng tao, ang hihingin mo kung hindi man sila ay decided na mag-join, hingin mo agad mga referral. Kasi nga bago, wala pong angalam. Ang sabi ko po na, yun. Then, yun nga po, na nakuha ko pong una ay, yan, si Coach Aida Iliescas. Yan po yung, kasi yung first direct ko po, actually, hindi po talaga ako siya ano direct. Yung nakuha ko po doon, yung pag-share ko ng product, ang nakuha ko po talaga doon yung kanyang upline na si Tita Presi Buko. Yung product, then sabi ko po sa kanya, Tita, kung hindi mo gagawin yung negosyo, bigyan mo ako ng referral. Kasi sabi nga ng mga mentor natin, kung hindi man magtuloy-tuloy yung iyong mga recruit, hingi ka agad ng referral para hindi natatapos yung network mo. Then yun nga po, nakapag-build po agad ako ng grupo. Then, yan nga po, ano po agad ako ng pangalan ko as Unstoppable Team. Yan po sila. Kung makikita nyo po sa slide, ito po yung mga leader ko. Yan, yung iba po dyan ay nandiyan pa. Yung iba diyan, wala na po yung iba. Yan. Yan, ito po yung mga bago nung kami po ay nagsisimula pa lang. Yan. Yan, ito po yung pong aming ano no nina-apply na Ophel. Yan, yung mga nag-picture po kami. Ano po? Yan. Parang namali. Tayo muna. Mali po ba ang aking ano? Nakikita po ba? Nakikita okay po. Yes po, nakikita po yung picture. Okay. Yung picture po, nakikita po. Then, yan nga po. Yan. Ito po yung aming, yung team po natin. Yan. Nung pong sa head office po yan. Yan. Pag po tayo, kasi po tayo po ay ano nang nandiyan po si Sir Jan Aspirin, minsan ini-invite po tayo sa kanilang office. Yan, nagbabanding po. Ito po yung ating grupo. Ano po? Nakakasama po ako diyan lagi kasi nga po kailangan po natin ng talagang ma-influence ka sa mga yung mga leaders. Yan, nandiyan po. Isa po ako diyan. Yan, nandiyan si Coach Sari and Ophel. Then ito po yung aming nagkaroon po kami ng event. Yan, hotel po ay December po ito. Kung ano, yan, ito po yung grupo ko. Napaka ano po nila. Nandyan po sila halos lahat. Actually, nandito po sila lahat at talaga pong active na active pa po dito. Kung makikita nyo,
talaga pong nag-transform na dyan. Ang gaganda ng mga suot. Then sabi nga, isang plain housewife. Pero pag talaga pong nakikita ninyo at nasa power in consumerism po kayo, nababago po talaga yung pagkatao. Yan, ayan po siya. Then, yan. Nag-picture-picture. Then, yun nga po, nung ginagawa ko po ng tuloy-tuloy, mabilis po ako nag-silver executive. Kasi po, yun talaga pong, kasi nga po, ako ay nag-start sa product. Lahat po ng mga nakukuha ko po dito na, kasi nga po, ang una ko talaga pong tinututukan produkto po, ano po. Kasi once na po sila ay nagandahan sa products, at then nagustuhan nila yung produkto na i-share, talaga pong share sa produkto po talaga kami nag-i-start. Then, pagkatapos po nun, yung pong business, kasama na po yung business. Ano po, kaya nga po, yan, within a month po, naging silver executive ako. Then, yan. Ito po, within, sabi nga, kung 2012 po ako, kasabi nga, hindi na magkabilis, sabi nga, slowly but surely po, 2015 po, naging, kung ako'y naging gold executive, 2015 po ako, naging millionaire circle po ako agad. Ano po? Yun pong ginawa kong hataw ng tuloy-tuloy ng ilang taon, tinuloy-tuloy ko po yun. Sabi nga, si pagtiyagaan na ang ginawa ko. Then, yung pong success ko po dito, kinakuha ko lang po siya ng isang bigayan lang po. Kaya po nakakatuwa. Kung ako po ay naging silver executive, nag-millionaire circle, agad po ako ay nag-ambassador. Yan, kasama ko pa po dyan sina doktora, sina Applin Offel, yan, nag-millionaire circle po ako sa Philippine Arena po niyan. Noong pong 2015 po, first po ng ating sa Philippine Arena, yan, ako po yung unang na-award na ng millionaire circle. Then, after po ng millionaire circle, ako po agad ay naging global ambassador. Kung ako po ay noong May po, 2015, naging millionaire circle po ako, November po, yung pong mid-year anniversary ng 2015, nag-global ambassador po ako. Then after that po niyan, tinuloy-tuloy po, ayan, naging, yan, na-qualified din po ako ng Hong Kong travel. Dalawang beses po ako na-qualified ng Hong Kong travel. Yung pong aking Hong Kong 6, yun po ay 2013. Yung pong aking padalawang Hong Kong, yung pong 2014. Kasi po that time po noon, ang ginagawa po namin, may mga mechanics po na inaano ang company. Once na po na na-hit po natin yung mechanics, at the same time, sabi nga, magaling po. Then, naka-qualified po tayo sa Hong Kong travel. Yan, kasama po natin ang mga uplines, si na Coach Justin ha, Coach Sun Opel, si Coach Aida, nandyan din po. Siya po yung una ko nakasama sa Hong Kong. Yan po. Then, after that po noon, Global Ambassador po ako, December 2015 po, na ilabas ko po yung aking sasakyan. Yan po siya. Yan po yung aking Mirage po. Yan po yan. Nakakatawa po, yung pong aking akin pong ginawang effort po dito, talaga pong maraming pinagdaan ng sabi nga, sacrifices. Ito po nagbunga po yan. At yun nga po, nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po dito sa Empower Consumerism na talaga pong pinagtulungan po namin na talaga pong maabot ang pangarap ng bawat isa. Ano po? Then after po di yan, yan, kung 2015 po ako ay naglabas ng that time po kasi noon, nag-ano na po tayo na every time po na meron po mga event, yan, kumbaga po ay nag-aarkila po tayo ng bands. Minsan po pagka may mga nag-aarkila po ako para sa grupo. Then minsan po pag may mga anniversary, minsan dalawa tatlo po yung inaarkila ko. Naisip ko po kung bakit po hindi po ako ng isang sasakyan uli para sa grupo. Kasi nga po umaarkila din po ako. Then yun nga po, sabi ko dun sa husband ko, kasi that time naman, kumikita na po din talaga yung husband ko. Sabi ko pa, bakit kaya hindi na lang tayo Toyota commuter. Then yun po, napag-isip-isip niya na pwede na po namin ang gamitin. Pero sa totoo lang po, sa in-global at
empower consumerism ko lang po talaga ginagamit yan. Nangyari po nung lockdown po ngayon, ayan, naka-stuck po siya dito. Then talaga pong, doon ko po talaga sinabi na kaya lang po ako kukuha ng, bibili ng commuter, ng van para po talaga sa grupo at gagamitin po sa mga event po. Yan. At yan po, inilabas po namin yan 2018. Yan po yan. Kumbaga magti-3 years na po siya ngayon. Yan. At nakakatuwa po, during lockdown, grabe po, ano po, sabi nga, ang maganda po yung nangyari din nung nagkaroon po tayo ng pandemic para po sa empowered consumerism. Talaga pong akala natin, ang ating pong company, hindi alam kung anong gagawin kung nagkaroon ganitong pandemic. Ang nangyari po nung nag-start pa lang po nung April, grabe, or March po yung ating pandemic, kumbaga March 15, tama po ba? Ay grabe po, mas lumakas po yung products. Every day po may umo-order kasi online, nakatutok na lang po ako sa online. Then ang kagandahan po niyan, kasi nakikita nila ako that time noon, post po ako ng post ng product. Naririnig po ba? Hello? Yes, Apps. Hello? Naririnig yes, po. Yes. Yeah. Then yun nga po, ginawa ko po dito, kapopost ko po ng mga product sa Facebook. Marami pong nagme-message po sa akin sa Messenger, magkano po yung C24/7, magkano po yung complete. Kaya po, kahit po pandemic, talaga pong ako'y lumalabas po ako at talaga pong yan, kasama din po yung grupo ko. Para po talaga, ako na po yung nagde-deliver ng mga product. Yung iba po pinadala sa abroad, yung iba po pinadala sa Italy. Then yung iba po talaga pong ang dami, grabe. Kaya po yung, sabi nga, yung lockdown, hindi po naging lockdown para sa atin. Ano po, siguro naman marami ang kumita. Then yung nga pong Unilevel, dire-diretso pa rin po yung income. Kaya sabi ko, grabe, ang ganda ng naging nangyari nung nagkaroon ng pandemic. Kasi mas lumaki yung income, mas lumaki yung product. Then nga, kasi share po natin. Then kahit hindi po ninyo kakilala at nakita po na may post ng product, talaga pong nagme-message. Kaya sabi ko nga, thank you Lord rin. Kasi mismo sila na po yung naghahanap ng produkto natin. Kaya sabi ko nga, napaka-bless po ng ating company at kasi po ang dami nating natulungan, mga bata, matanda, at lalo po talagang nangangailangan, lalo po ngayon. Nang pandemic po yan, nagkaroon po kami ngayon ng package, lockdown hapot package yan. Sa grupo po ni Coach Nelly Valenzuela, yun nga pong kanyang sister, yan, talaga pong ito po dati po itong yung negative po impact and sa business. Pero nang pag-isip-isip niya na dumadaan sa kaniyang timeline yung mga product ng AIM Global, napapansin niya, tapos may mga training na nakikita. Then yun nga, sabi ko sa kay Coach Nelly, nasa Zoom na tayo, nasa ano na tayo, online na tayo. Sabi ko, bago ka mag-ano ng ibang kwan, ang iyo mo ng kapatid. Pagtulungan nyo ito kasi nga, online, kaya sabi ko nga, yan, sabi ko sa kanya, i-share mo sa kapatid mo yung Zoom, yan, para po maka-attend at ang bilis po niyang na mindset, yan. Kita nyo naman po ng hapot, ibig sabihin, nag-7 accounts po siya, then ang kagandahan nito, may nakuha po agad siya na kaibigan niya na talagang kanila pagtutulungan ang power in consumerism. Talaga pong kumita sila. Then yan nga, kasi nga nagustuhan din nila yung Ultra H2. Yan, kaya po, grabe po yung naging ano ng grupo natin. Ano po, at kaya nga po nagpapasalamat ako sa lahat po ng grupo ng ang mga leader ng Unstoppable Team na po wasawang tumitigil po sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sabi nga, focus lang po kayo sa mga pangarap ninyo. Kung kayo po ay nasa abroad ngayon at pangarap po ng inyong mga amo ang ginagawa nyo, dito po sa Power in Consumerism, pangarap po ninyo ang inyong tatrabahuhin. Ano po? At darating ang time po, magpo-for good na kayo dito sa Pilipinas. At ang kagandahan po niyan, once na nag-join kayo sa grupo natin, nandito po yung mga mentor na nagagabay po sa inyo. At yung pong mga yung training po natin na nandito na yung sistema, ayan,
pwede pong makatulong ng malaki sa atin. Ano po? At kaya nga po, bakit po nagkakaroon ng resulta na ganito? Kasi nga po, hindi po natin, kumbaga kung dumaan man po tayo sa mga maraming pagsubok, hindi po yan ang dahilan kung tayo, bakit po tayo titigil. Ano po? Tama po ba? Yes. Kaya po nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng grupo ko na talaga pong walang sawa po na talagang maabot ang kanilang mga pangarap. Lalong-lalo na po ang grupo po ni Coach Yoli Plata, yan. Talaga pong napakagaling niyan mga sa products. Ano po? Si Coach, yan yung bagong-bago po pong ano, si Coach Mary Ann Aranda, yan, congratulations po. Ano po? Hahakot po daw siya ng package tomorrow. Ano po? Then yan pong ating, sino pa po yung mga leader ko? Thank you very much po, Coach of, Coach Aida, thank you very much po. Coach Romy, yan. At sa mga bago po naming grupo, local and international na nagtitiwala pa sa grupo natin, thank you very much po. Walang hanggang pasasalamat po ang Team Kalapan. Yan, umuusbong na rin po ang Team Kalapan. Team Switzerland po, talaga pong nag-aano po sila na kailangan makapag-multiple account sila this po kami kinakausap. Ano po? Ang Team Angola po, yan, naka-ano na rin po sila. Meron na rin po silang lineup. Ang Team Singapore, yan, nandiyan na rin po. May mga lineup na rin po sila. Kasi nga, because of training at ang ating pong ano, kaya po talaga sila po lahat ay gusto nilang maabot yung pangarap nila, lalo na po yung mga nasa international. Kaya po, thank you. Ang Team China po, thank you po kay Coach Ninita Cueva na kahit po talagang super busy sa trabaho pero nagagawa po niya rin pong umattend ng mga training. Talaga pong pag sinabi naming mag-post, talaga po thank you po sa mga nakagraduate po ngayon ng level 2. Talaga pong grabe po yung pinagdaanan ninyo na talaga kailangan yung graduate. Lahat po yan, sabi nga sa tsipag at tsaga po ninyo, mararating po ninyo kung ano po yung narating na namin, yun po kayo po yung susunod. Kasi nga po, bakit po ako nandito ngayon, tiningnan ko lang po yung susundan ko. Kasi kung ito yung tatrabahuhin ko, yung mga naging successful, possibly po maging successful din po ako. Basta wag lang po kayong titigil. Tama po ba? Then sana po, nakapag-inspire po ako sa inyong lahat. At good morning po, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Thank you. Yes, thank you po, Coach Annabelia Tanglao, o diba? Sabi nga po, ang ating pong team talaga is product of our products. Pero inyo, lahat po sila ng nag-speaker. User po sila ng products natin, ng ating mga world-class products. So, hindi talaga tayo mapapahiya na i-share ang ating mga products. Tama po ba? So, yes. Right now po, we are 32. Pwede po bang mag camera on muna po tayong lahat at mag-picture po muna tayo? Camera on muna po and mamaya po muna yung chat para po yung nasa ilalim hindi makover ng chat box. Doon naman po sa mga nasa Facebook Live, puso-puso po muna kayo, like, para po makita namin yung attendance nyo. Yan, and marami pa, marami pang hindi naka-open cam. Yan, open cam po tayo para makita po natin ang ating nagagandahan at nagwagwapuhang mukha. Oh, so maganda po itong pang-post sa ating Facebook, di ba? Nakikita nila na hindi, kahit offline, kahit online na, booming pa rin ang ating business. Hindi nawawala sa sirkulasyon, kumbaga. Yes. Okay. Yan. Open cam po para makita nila may pruweba ang inyong mga nire-recruit na ako yung active pa rin sa empowered consumerism. 3, 2, 1. Yes. Next page. Okay po. 3,
2, 1. Yan. Okay po. Thank you po, Coach Remar, sa picture. Yan. So, doon po sa Facebook Live. Comment-comment po kayo dyan at puso-puso. May ano po ako dyan, may guest. Wow, congratulations po sa may mga guest po. Policeman entered. Opo. May pumapasok pa right now. We are... Wow! Yan. Uy! Na. Wow, excited na ako. Grabe. Super, ako din po. Grabe. Nakakita ko pa lamang eh. Yes po, kahit hetik grabe. Na hetik. Yes! Yan. Kahit hetik na hetik po ang schedule ng ating guest speaker, pinagbigyan pa rin po niya tayo. Grabe, grabe, grabe. Idol na idol po ng lahat ito. Ay, nako. Yes! Partner, coach, yan ata yung kauna-unahang speaker nung umattend ako sa head office na nakinggan ko. Kaya nung nakita ko agad siya, wow! Yes! Alam mo ba, coach, pag naririnig to ni Coach Ophel na mag-motivate, mag-speaker, hindi nakakatulong si Coach Ophel ng isang linggo. Talagang ang momentum niya to the highest level. Wow. Grabe, sabi nga, lagi kumahataw. Pag naririnig niya to, grabe talaga. Yung hataw niya, the fullest potential. Napakaswerte niyo ng lahat ng narito ngayon sa Zoom. Sapagkat, naku, sobra. Ito ay isa sa mga ina-idol ko talaga pagdating sa pagtotok. Kaya power na power. Naku, yes, grabe talaga. Yes. Yan. So, i-welcome na po natin. Always on the top of our empowered consumerism. Top earner po ito. At idolo nga, sabi ko nga po kanina, idolo ng lahat. Yan. So let's all welcome Sir Mike Macrohon. Yeah! Good morning po. Thank you. Ay, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakapasok kasi katatapos lang din ang isang Zoom ko. Talagang sunod-sunod. Yes, kanina thank you, sir. Mamadali. Salamat, sir, sa inyong pagpapa-unlock. Ah, walang ano man po para sa inyo. Alam niyo naman thank na lagi tayo nandito. Well, okay, ganito po. Sa mga nakikinig ngayon dito, narinig niyo naman siguro yung mga testimonies ng mga nagkaroon ng result. So, ako po, matagal na po ako dito sa Empowered Consumerism. Nasa almost 14 years na. So, ano yung nangyari sa akin? Ay, by the way, I'm from Cavite. Nasa Cavite po ako ngayon. Salamat sa Diyos at kahit papaano kayo po ay kasama ko. Ayan. Nagmamadali ako kanina umuwi dito. Pumunta dito sa Dasmal. Ito yung bahay ko na nasa Lowlands, Cavite. Galing po ako sa isa kong bahay. Tatlo kasi yung bahay ko. So, iniingat, ikutan ko lang. During this pandemic, nagkaroon ako ng realization na tama po yung naging decision ko 14 years ago. Kasi kung hindi ako nagdesisyon na sumali dito, malamang-lamang ako ay isa na sa na-force leave sa SM kasi supervisor po ako ng SM. Nakita ko po yung mga kasama ko na ngayon kahit yung mga regular po natatanggal. Kapag ikaw may health issue, tanggal po kayo. Kahit regular. At maging ang SM ay naapektuhan po talaga ang negosyo nila. So maganda po dito sa Empowered Consumerism. Kung kailan pandemic, saka po tayo malakas. Kasi tayo po ay nasa winning side na negosyo. Kaya nga mahalaga po yung tamang pagdedesisyon eh. Yung winning side po ngayon, ito yung mga pagkain siya, mga health products. So, ang dami kong kaibigan ngayon at talaga kong umiiyak. Yung mga may-ari ng resort, yung mga nagtatrabaho sa mga amusement center, sa mga restaurants, at marami pa. So, affected po sila. Ang maganda po sa atin, ito yung pwede nating karirin. Pagka kasi may pandemic, ang tanging first defense mo na dapat mong iingatan at lagi mong alagaan yung health mo. Dahil kahit ano pang pandemic yan,
kung ikaw ay malakas, malakas ang immune system mo, wala problema. Kaya kami sa loob ng empowered consumerism, hindi po kami ang nangangamba. Kasi kayang-kaya po ng supplement namin ang pandemic na to. Ang Pilipino po ngayon ay, syempre, na-shock po tayo. Kasi first time po tayo nadamay sa pandemic. Hindi po kasi nadadamay ang Pilipinas sa pandemic. Dahil tayo ay archipelago, nasa paligid po tayo ng isla. Ang problema, ang bilis po ng eroplano ngayon. Ang bilis po ng pagpunta ng mga foreigners sa atin, tsaka yung mga OFW natin, kaya nahawa tayo. So, tanggapin na po natin na tayo ay nahawa. Ang question, anong gagawin natin? Diba? Hindi naman pwedeng manatili tayo sa bahay lang natin na magmumukmuk. Parang pagmamasdan mo na lang na talagang ikaw ay do nothing, eh hindi ko pwede. Ang maganda ho sa empowered consumerism, pwedeng ikaw ay nasa bahay lang, pero ang dami mong nare-reach out na tao, ang dami mong natutulungan. Tulad po nito, kayo po ay nasa iba't ibang lugar, pero tayo po ay magkakasama ngayon. Kaya, in one way or another, alam mo, salamat, may pandemic din nga eh. Kasi natuto tayong mag-usap ng ganito. Alam nyo kung wala akong pandemic ngayon, malamang-lamang hindi nyo ako makakausap. Malamang-lamang ako ngayon ay nasa Cebu, nasa Davao, o nasa Batangas. Hindi natin alam. Kaya kasi ang lifestyle ko po, every 4 days, sumasakay ako ng aeroplano. Kaya sa mga hindi ako kilala dito, na nandito ngayon sa Zoom na to, mamaya i-check nyo po sa Google, sa YouTube, at sa FB. Kahit sa Google na lang, search nyo na po, Mike Macrohon. At kapag nakalimutan nyo, medyo ang pangalan ko po ay foreigner ang apelido, i-type nyo na lang sa Google, word by word, pinakamayaman sa AIM Global. Ayan. Panoorin nyo po ang video ngayon. Ngayon, kung may extra phone ho kayo, pwede ho kayong mag-search pinakamayaman sa AIM Global. Panoorin nyo po ang video ngayon at nako, sasaya ho ang buhay nyo. Maniwala ho kayo sa akin. Well, ganito po. Ang masasabi ko sa inyo, tulad ng ginawa ko, pwede nyo rin pong karirin ang empowered consumerism. Una pong question, kapag gagawin mo ang ganitong negosyo, produkto. Ang produkto po na meron tayo na minamarket ay proven and tested. Sa akin na lang po, ang kapatid ko, sister ko po, may cyst sa breast. 2 weeks na lang ooperahan na. Ang good news, nakilala po namin ang C24/7. Actually, complete pa noon eh. Complete. Sa awa ko po sa kapatid ko, binilang ko ng 2 complete. Sabi ko, wag magpa-opera. Laklak ka muna ng complete. Uminom ka 3 sa umaga, 3 sa gabi. Pag hindi pa rin natunaw yung cyst sa breast mo, pati yung box, laklakin mo na. Binibiro ko yung kapatid ko. Alam nyo ang nangyari? Uminom ang kapatid ko. 3 sa umaga, 3 sa gabi. After 1 week, natunaw po ang cyst sa breast ng kapatid ko. Alam mo, doon pa lang, simula po noon, grabe po naging support ng aking pamilya. Grabe po ang nangyari na sales. Kasi lahat po nagsalihan po sila. Kasi binalikan namin yung doktor na mag-oopera sa kapatid ko. Siyempre, tines ulit. Ang good news, nawala po talaga. At hindi na siya napag-opera. Ang pinaka-good news, napa-7 heads po namin, yung doktor. Kaya noon ay lumaki na income ko. Sa products, wala nang question. Sa marketing plan po na meron ang empowered consumerism, lalo na po ngayon. Alam niyo bang before, in 2009 backward, ang pairing po ng empowered consumerism ay 24,000 per day ang maximum income. Ngayon po, ang maximum income per account, 48,000 na. So meaning,
lahat ng nakikinig ngayon ay pwedeng-pwedeng mas mabilis ang pagiging milyonaryo niya. Kaya nga ngayon, makikita niyo po, kasasali lang sa Empowered Consumerism, after 3 months, 4 months, Millionaires Club. Kasi nga po, ang laki-laki ng kitaan ngayon. Ito po yung pinakamasarap gawin. Na maganda ang marketing plan, maganda ang sistema, at maganda ang produkto. Systematic po ang Empowered Consumerism. Ang gagaling ho at planchado na ang sistema na meron tayo. Sa international pa lang, ang dami rin nating napaigi ang buhay. Hindi na ho ito usapang Pinoy, kundi usapang pang buong mundo. Alam nyo, nagulat po ako. Kakaganito ko ng kakaganito. Hindi ko naman akalain na sa ngayon, pag nakikita ko, yung lahat ho na halos na nakikita yung mga Negro, mga Africans na nasa Facebook, na mga top earners, lahat ho yan ay under my organization. As in, lahat ho. As in, lahat. Kaya talaga naman, sa Unipay pa lang, sa Thursday pa lang, sobrang laki na pong income namin. In fact, ako po, ano, sa totoo lang, parang ako nga ho'y nanaginip pa hanggang ngayon eh. Hindi ko akalain na from ordinary na tao bilang yayaman. Alam niyo ba kung saan ako ngayon nakatira? Nandito ako sa isang bahay ko. Ay, teka. Kita ko po sa inyo ng konti ah, bago kayo mag-iwalay. Lahat ho ng bahay ko, meron din hong sasakyan. Ayan. May rest house din ako. Teka, pakita ko po sa inyo. Ito po ay ano, nandito po ako sa exclusive subdivision. Ano po, dito ay ang nakakatira lang dito ay mga mayayaman. Bawal daw ang dukha dito eh. Actually, ito ano, niregalo ko lang po ito sa misis ko. Ayan o. Medyo madilim lang ano. Regalo ko lang ito sa misis ko. Kasi o, doon sa kabilang bahay ko, may medyo, tawag dito, mahina ang signal. Ang ginawa ko, niregaluan ko siya. Ito po ay nung binili ko, worth 6 million. Ngayon ay 8 million na po siya. At hindi lang ho, ito nung ako po ay ano, nagsisimula sa Empowered Consumerism. Binata pa lang po ako. May asawa na po ngayon. Binata pa lang po ako. Alam nyo ba? Nakapagpagawa na ako ng bahay. Doon po, malapit ako sa Tagaytay. At ano ho yun? Ang laki-laki ho ng lupa namin doon. Laki ng bahay. Tapos, kaya lang, medyo mahina pa po yung signal during that time. Kaya napabili ako. Biruin nyo po, kaya lang ako bumili ng ganito. Dahil mahina ang signal. Talagang, ang galing-galing ho na Empowered Consumerism, wala akong masabi. So, sa mga nakikinig po dito, ganito lang po. Hindi ko naman ho, ano, pinakita to sa inyo para magyabangan na po. Hindi ganun eh. Gusto ko lang po malaman nyo na pag sineryoso nyo to, Empowered Consumerism, mangyayari sa iyo, nangyayari sa akin. Walang duda doon, walang duda doon. Ngayon nga eh, tingnan nyo, ako po ay nasa, ano, nasa sa labas. Kasi ang ingay ho ng mga anak ko. May mga speaker na nanonood ng TV, naglalaro ang ingay. Hindi ko tayo magkakarinigan. Ayan. Natutuwa ako. Kasi kanina, galing ako sa kabilang bahay. Nagmamadali nga ako kasi alam ko may appointment ako ng 7. Pero prior to that, ako din may nasagutan ng 5. Kaya talaga ako may rumarap-rap. Well, ano po. Kaya ako nasa inyong harapan. Nagpapatunay po ako na pwedeng baguhin ang buhay niya. Kasi ako ho, yung mga kasamahan ko na nasa SM, alam niyo hanggang ngayon nangungupahan po ng bahay. Walang sariling bahay, walang sasakyan. Dahil kita rin sa mga magulang nila, mga may asawa na. Kapag ho may opportunity, mahalaga iseryosuhin natin, i-grab natin. Kapag ho may opportunity, na inimbitahan tayo ng ating kakilala,
dapat pag-isipan natin mabuti. Kasi ang pagsali po sa empowered consumerism, hindi po kawalan, kundi karagdagan. Hindi lang po karagdagan ng finances to. Karagdagan ng iyong kaalaman, kaalaman sa negosyo. Karagdagan din po ito sa inyong pagkatao. At karagdagan din po ito sa economic status nyo. Karagdagan din ito para kayo magkaroon ng maraming kakilala. Tulad ngayon, oh, hindi naman lahat ng tao nakakapakinig ng ganito sa akin na meron palang mga success story na nangyayari na hindi po open sa lahat. Kaya sa lahat po ng mga tao dito na naimbitahan po, believe me, kailangan nyo pasalamatan ang nag-invite sa inyo. Halikan nyo po yan mamaya pag nagkita kayo. I-treat nyo. Oo. Hindi po araw-araw ng buhay natin. Kayo po, na may nagsasalitang ganito na nagtagumpay na po ako dito. Kaya sabi nga, sino ba ang pwedeng magturo para marating mo rin ang success? Eh di yung successful. Tama. Kaya ako, nagpapasalamat ako na imbitahan po ako dito. Kaya talagang thank you po sa opportunity na binigay niyo sa akin na makapag-share. Masarap pong mag-share ng success story. Alam niyo, ang sarap po ng buhay ko ngayon bilang magulang, bilang ano, bilang anak. Kasi ang nanay at tatay ko buhay pa eh. Ang tatay ko 72. Ang nanay ko 71. Alam niyo, masaya ako. Kasi nakita ng parents ko ang success ko. Kasi napadali. Marami ho kasi na tao naging successful pero wala na yung parents nila. Hindi nila nakita. Ang good news, oh, ikaw na nakikinig ngayon, kahit na ikaw ay sa palagay may late ka na, ikaw ay 40s na, 50s na, huwag pong mag-alala. Kasi ang ganitong negosyo ay walang discrimination. Maging bata, maging matanda, maging pangit, maging guwapo, maging mataba, maging payat, lahat to ay welcome. Kaya lahat to nakikinig ngayon, lalo na po yung mga pangit. Sobra naman yan. Yung mga pangit. Kasi ho, alam niyo, nabanggit ko lang, ano, ako na may nagbibiro lang, pero sa totoo lang, nakakaawa talaga ang mga pangit. Bakit? Ay, bigyan ko yun ng ano. Ay, teka lang ha. Wait lang, wait lang. Wait lang. May inaabot to sa akin na tubig. Wait lang ha. Tubig continue. Grabe. Ganun pala, no? Coach, kapag pangit na signal, huwag service provider yung papaltan mo. Huwag SIM card. Magpalit ng bahay. Yeah. Nakamute pa po kayo yan. Ayan yan ako eh. Nasa na tayo? Pangit. Pangit. Sa pangit po. Ayan. Alam nyo ba? Ito, kwentuhan lang ha. Kawawa talaga mga pangit. Kasi ang mga pangit, dihado. Mm-hmm. Bakit ko nasabi? Kasi ako ay nagtrabaho sa SM. Alam nyo ba noong, chismis to ha. Noong panahong si Tatang ay buhay pa, si Henry Sio, di ba namatay na? Nung panahon ng si Tatang ay buhay, kapag yun ay darating sa SM, naka-helicopter po yan. Siyempre, alam namin, kasi supervisor ako dun eh. Sasabihin ako ng manager, alam mo ba instructions namin? Bulungan lahat ng pangit na sa selling area at papuntahin sa stock room. Kasi ayaw ni Henry Sio na makakita ng pangit. Kaya makikita mo yung mga pangit, iisa ang way, talagang parang ayun ang mga pangit, nagpapasok ka na. Pero hindi namin sinasabi na parating si Tatang. Kunwari lang yung maglilinis sa stockroom. Alam mo, ako'y naawang-awa. At proud din ako sa sarili ko. Kasi hindi ako napapunta sa stockroom.
Pogi pala ako. Joke lang ho, ano? Hindi, sa totoo lang, paano kung ikaw ay pangit, tapos hindi ka pa nabigyan ng pagkakataong makapag-aral, paano na ang buhay mo? Di ba? Kawa naman talaga mga pangit. Kaya, alam mo, maganda rito, wala akong discrimination. Bakit? Di ba yung marketing plan natin, left and right lang? Ikaw to. Tapos, left, right, 1-8. Di ba, may 1-8 every pairing? So, wala naman sinabi sa marketing plan. O dahil ikay pangit, meron kang left, meron kang right. 500 na lang ang pairing mo dahil pangit ka. Wala. Pare-pareho. Pare-pareho. Ibig ko sabihin, wala discrimination. Eh, sa labas kasi, sa labas, alam nyo ba, hindi sa outside world, mahirap po makipag-compete kasi dinidiscriminate. Eh, pag ikaw ipangit, hindi ka na mailalagay sa front desk. Ay, maniwala kayo sa akin, ilalagay kayo doon sa likod dahil pangit ka. O, eh, maganda rin sa empire consumerism. Okay, pangit ako, tanggap ko na. Eh, di maghanap ka ng maganda. Na, di ba? Ang ganda ho ng ano, at alam nyo ba ang tinuturo ng negosyo nito? Kaya gustong-gusto ko po itong empire consumerism. Tinuturo dito na tayo ay manalangin para sa iba. Huwag mo na pong ipag-pray ang iba. Ay, ang sarili mo. Yung iba na lang. Ah, bakit? Kasi, di ba, left and right, may prerequisite. Di ba, ikaw to? Dapat daw para yumaman ka, yumaman ang left and right mo. Kaya araw at gabi, ipapanalangin mo ang mga left and right mo. Ipagtitirik mo pa ng kandila. Parang awa nyo na, Lord, sana naman po yumaman itong left ko. Lord, sana na po itong right ko. Yumaman din. Kasi pag yumaman sila, mayaman ka rin. Oh, di ba napakaganda na negosyo ito? Sa labas, oh, magituturuan kang maging masamang tao. Bakit? Bago ka tumaas, ay di ba dapat mawala muna yung mga boss mo? O di ba? Kailangan mawala. Ay anong panalangin mo gabi-gabi? Lord, sana naman po'y magkaroyuman na yung boss ko, Lord. Para talaga namang hindi na ako makapasok at mapalitan ko na, Lord. O, di ba? Ang panalangin mo'y mag-resign ang boss mo. At dito hindi ganun. Grabe, o. Dito wala akong tanggalan. Ay, ang ganda ho na yung part kasi Mirim. Kasi hindi naman tayo negosyante ho tayo dito. Kanya-kanya tayo negosyo. Kaya sa akin, o, ipagpatuloy niyo po ang ginagawang ito. Hindi ho ito masama. Ayan. Sa lahat na nakikinig dito, wag ho kayong matakot. Napakaganda ho ng network marketing. Tatandaan nyo. Pag may discuss ho sa inyo at magandang product, magandang sistema, tayo ho, tayo na po. Well, hindi naman perfect ang empowered consumerism, pero almost perfect. Kasi tayo lang daily payout. Tama. At tatandaan nyo po, ang network marketing ay hindi masama. Kailangan nung sumasali tayo sa ganito. Bakit? Kasalanan ba ang sumali sa network marketing? Hindi. Kailangan maging proud ka. Bakit? Eh wala naman sa 10 utos ng Diyos na bawal mag-networking. Basahin niyo po mamaya ang 10 utos. Di ba wala? Mm. Kaya legal na legal. Pwede ho sumali sa ganito. Lalo na po kung empowered consumerism. Ang ganda ho ng products, ang ganda ng marketing, ang ganda ng sistema. Wala na pong akong hihilingin sa company ito, sa totoo lang. Ang saya-saya ko po. Bakit? Hindi ako naman problema. During pandemic, alam nyo, ang dami-dami ko natulungan. Uno, nakarang araw lang, may nag-text na naman sa akin. Araw-araw ho yan, may nagte-text sa akin. Nangungutang, nangingin ng tulong. Eh, ikaw naman eh meron. Pwede ka naman tumulong, tamo. Pero nung isang araw, nawindang ho talaga ako sa nangingin sa akin ng tulong. Sabi sa akin, Sir Mike, please, tulungan niyo po ako. O, sabi ko, bakit? Kasi mga nganak na po ako, sir. Eh, in-expect po namin, normal po. Pero sabi ng aming OB, magsi-CS daw po ako. Tulungan niyo naman po ako. Sir, sagot ko naman ganito. Alam mo talagang unfair ang mundo. Sabi naman, eh bakit naman sir? Kasi nung ginagawa yung bata, hindi naman ako kasali. Bakit sa panganganak, kasali ako? Hindi, nagbibiro lang ako. Tawa ho, nagtawa sa akin yung mga anak. Pero at least,
at least so nakatulong ho tayo. Di ba? Eh kasi kung wala kang pera, Diyos ko, masakit, gusto mo man tumulong, hindi ka makatulong. Tama ho ba ako? Kaya maganda rin ho may pera. Ay, alam nyo ba, ako ito, hindi ho pagyayabang. Itong si Mrs. Kasi tatlo na ho ang baby ko. Isang magsisix, isang magtitri, at isang 4 months old. Inaras-aras ko na po. Talagang effective ho yung product. Buntis ng buntis si Mrs. Talaga naman, ho. Pero masaya. Alam niyo ba, sa bayo namin, meron hong budget dito. Siyempre, di ba? Mga palengke, di ba? Mga PLDT, Miralco, bayad sa mga katulong, di ba lahat yan? Alam niyo ba ang aking budget? Dinibigay ko kay Mrs. every month, 100,000. 100,000. Sabi ko, busin mo yan. Pag hindi mo yan naubos, hindi ka makakaulit. O basta ganun ang binibigay ko. Ay, labis-labis naman ho talaga yung sa pale-palengke lang. Hindi naman ho kami matakaw. Ako, alam niyo, kahit anong narating ko sa empowered consumerism, malinaw ho sa akin, dapat nakatapak ka rin sa lupa. O yun ho yung maganda sa nangyari sa akin. Hindi umakyat ang pera sa ulo ko. Hanggang ngayon, cool na cool ako. Wala, hindi man ako mayabang. Mayabang lang ako magsalita. Pero sa personality, sa totoong buhay, hindi ho. Hindi. Ano lang ho, happy-happy lang tayo. Ang mahalaga ho'y maging simple sa kabila ng lahat. Maging humble. Oo. Kasi yung iba nakita ko, nung kumita na sobrang laki, naligaw. Oo. Alam niyo, hindi ho biro ang kinikita ko dito. Ako po ay nasa belongs to top 20 of empowered consumerism. Yan. So pag ikaw ay napapasok po sa top 20, saan lang ibig sabihin? Yan ang yung mga kumikita ng 7 figures. Mm-hmm. So ang laki ho ng income. Wala naman ako makitang ganitong hanap buhay na in 30 years, makabili ka ng mga sasakyan, mga bahay, mga condominiums, mga lupain. Pakinggan nyo mabuti sinasabi ko, mga. O diba, hindi naman kayabangan. Kasi ayaw ko nang banggitin yan eh. Kaya lang hindi ko mapigil ang sarili ko eh. Hindi ako mapigil sa sarili ko sa kasiyahan. Siyempre, ikaw kaya ang nasa katayuan ko. Diba? Talaga naman, sasaya ka, abnormal ka pag hindi ka masaya. O diba? Kailangan di kayong dali eh. Kung hindi ka masaya, abay may problema ka sa utak. So, yun o. Kaya ho, ako, nandito ako. Isa ako tutulong sa inyo. Mag-extend tayo ng oras. Gusto ko makita yung success nyo. At sa mga nanay ho na nandito, kung kayo yung nahihirapan, huwag ko kayo mag-alala. Marunong ang Diyos. Manalangin kayo ng todo. Panalangin yung mga anak nyo. Kasi yung mga magulang na mahihirap, ang swerte niya nasa anak. Basta maniwala ka lang sa anak mo. Wala ho kayo. Kasi ang nanay ko talagang matindi ang paniniwala sa akin eh. O tinga mo, kakapanalangin na nanay ko. Aba, yumaman nga anak niya. Di ba? Kaya nga iba nang ginagawa ko sa nanay ko. Lapastangan na po ako sa nanay ko. Nung nakaraan, pinuntahan ko doon sa farm. Kasi sila yung nasa rest house ko eh. Alam ko yung nanay ko. Chismis ko lang sa inyo. Yan nanay ko, pag walang pera, tahimik yan. Yan yung pangayanggel na. Eh pagka ganun na, iba na ho ako ngayon. Pinagdududuro ko. Ba't tahimik ka? Hindi ko gusto ang iyong pagmumuka. Lumayas ka sa tabi ko. Ito ang 50 mil. Wala na ka nanay, kilinti kang ngiti. Anong nyo? Alam niyo yung mga nanay, sa totoo lang, masaya ho yan pag dinadalaw, tama? Tama naman. Meron ba mga ina dito? O, di ba? Masaya ho yan kapag dinadalaw ng kanilang anak. Pero mas masaya niyan pagka binibigyan mo ng pera. Yan ho ang katotohanan. O, hindi mo pwede ng pabisa-bisa lang, pakis-kis lang sa magulang. Kailangan binibigyan mo ng pera yan. O, eto. O, hindi, nagkataon ho, ano? Madami ho talagang pera. Kaya natutuwa ako sa akin nanay. Spoiled ko ho yun eh. Pati tatay ko, syempre. Binilang ko nga yung tatay ko na isang araw na kami.
yung ATV. Tingnan niyo po yung FB ko, tingnan niyo po. Mga naka-public naman mo yung post doon. So, masaya lang ho ako na nangyari ito sa akin. At alam kong pwede rin mangyari sa inyo. So, iiwanan ko po kayo ng tatlong bagay ano, bago tayo matapos. Una ho sa lahat, maging mapagpasalamat po kayo. Sa tao pong gusto maging successful, kailangan mapagpasalamat. Yung gratitude, mahalaga yan eh. Alalahanin niyo yung mga taong tumulong sa iyo during mahirap ka. Pasalamatan. Pasalamatan niyo po kung anong meron kayo. Kahit ang inyong mga sapatos ay luma na at hindi kayo makabili, pasalamat pa rin po. Kasi may mga tao na hindi ho makapagsuot ng sapatos dahil walang pa. Alam niyo bang kayong lahat na nakikinig ngayon ay advantage compare sa iba? Bakit? Ibig sabihin, mas nakakaangat ka sa iba dahil nakakapakinig ka ng Zoom. Ibig sabihin, may load ka. Kaya congratulations! Congratulations! May load sila! Diba? Yung iba ho, walang cellphone, walang load. Diba? Alam mo, sa konting bagay, kailangan nagpapasalamat. Yung mga bata pa dito, pasalamat kayo, nasa kalakasan kayo. Yung mga matatanda dyan, pasalamat din. Oh, tulad ni Tita Leonie, matanda na yan. Oh. Leonie Malabanan, kitang-kita. Oh. Diba? Pero maganda, magandang matanda ito. Oh, ang ganda ng ngipin, mukhang pustiso na lahat eh. Diba? Oh, tingnan mo naman si Nanay Leonie, nakakatuwa yan. Oh. Kalain mo tanda-tanda na nagko-computer pa. Ay, di ba power yan? O, di ba nakakatuwa? Yung mga bagay na ganyan, kailangan ipagpasalamat. Tama. O, papasalamat to, Tita Leonie, ha? Maraming kaedad nyo. Bedridden. O, di ba? Ilang taon na ho ba kayo? Kausapin ko nga si Tita Leonie. Tita Leonie, ilang taon na kayo? 69. Biruin mo yan. Napakaganda naman ang numerong yun. 69 pa. Nagulat naman ako doon. Ayan. Nanay Leonie, nakakatuwa ko kayo kasi 69 talagang kayo. Ayun, ako na po napanood no, sa Batangas. Kayo, may picture pa ako kasama ninyo. Abay nako, isend nyo mamaya sa FB ko. Talaga naman. Ay, isa pala kayo doon sa tumawa-tawa sa akin. Ha? No, nag-birth kayo noon. Ha? Kanya eh, kaya bang ba ikaw na estudyanteng ito? Abay, nako eh. Ay, kung sayabangan lang, eh, walang tatalo sa akin. Nako po. Mm-hmm. Marami pa kayong kakainin bigas. Ganito. Hindi, yun naman na ho yan, no? Kaya ho nagyayabang na ganun. Hindi, ano naman yun? To inspire, no? To inspire. Pero, ato na, Tuloni. Actually, kami na-inspire sa inyo. Kasi kanina, tinitingnan ko, I think kayo na pa yung pinakamatanda rito, ano? Meron pa bang tatanda kay Tita Leonie? Oh, sumagot. 'Di ba wala? Pinakamatanda na 'yan, oh. Tita Leonie, ano kayo? Pustiso kayo, ano? Hindi ito lang pong harap. Pero oh, halata ho na pustiso pagkaganda eh. Talagang pantay-pantay eh. Ilan ho ang mga apo nyo? Hindi ko siyam na ho ang apo ko. Oh, grabe 'yan. Ilan ho ang inyong anak? Apat. Oh, hindi ho halata. Hindi ko lang natutukan ito kasi busy rin ako ngayon dahil ng ako ang overall president ng lahat ng mga BHW ng buong Nasugbu. Diyos ko, presidente pala itong kausap ko. Diyos ko po. Ay, nako. Mga health workers. Yung mga providers. Oo, Nanay Leonie, salamat to ha, sa inyong paglilingkod. Pagpatuloy niyo po yan. Basta dapat huwag kayong magkasakit. Nga, ipaglilingkod nga at saka kaya lang ako napasali nga dito pang sarili Bakit ba mim napaka-macho dyan sa likod nyo? Hubad na hubad. Ba't talaga namang hoy, may MTRTV dito. Anak kong bunso. Hubad na hubad, ang laki naman ang tiyan. Ay, Ate Larry, thank you. Ganito, tapos na ako sa una. Pangalawang tip ko sa inyo, ha? Magtiwala
Ayan, trust. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Itong pandemic, huwag nating tingnan as negative. Kasi pag tinignan mo itong negative, ay negative mangyayari sa'yo. Pero pag tinignan mo itong positive, positive mangyayari sa'yo. So marami ho, ngayong during pandemic, mas kumita ng pera. Oh. Kasi nga, pinili nilang maging positibo. So, magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa awa ng Diyos. Ako lagi kong idinudulog ang aking sarili sa Diyos. Kailangan, lahat naman siya eh. Ipagtiwala mo. Alam niya ang makabubuti sa atin. Alam niya, during pandemic, kami nasa Upland. Alam mo, sa totoo lang, first time ko nakita ang Manila. Kasi doon pala sa, pag ikaw ay nandyan sa Silang, may daan dyan na yung Aguinaldo Highway na mataas ang elevation ng ano. Ngayon, kita mo yung ano, Manila, yung mga building. Noon, hindi namin nakikita kasi puro ano na, alikabok. Ngayon ang maganda. Kaya nga, siguro, ipagtiwala natin sa Diyos dahil lahat ng ito ay magiging maayos din. Yan. Pangatlo. Maging matalino. Saan? Maging matalino po kung saan ilalagay yung oras mo, yung karunungan mo, yung wisdom mo, at yung lakas mo. Kasi once na nagkamali po kayo, hindi kayo matalino sa pag-devote ng oras nyo, yung, ang inyong naging decision ay mali yung pinagpupukusan mo. Hindi ito advantage sa'yo. And I believe, piliin nyo po ang empowered consumerism. Dahil mas marami pong benefit ang sumali sa ganito at magpatuloy sa ganito kaysa sa kabawasan. Mas malaki ho talaga ang magigain natin kapag kasali dito. Unang-una nga, magigain natin dito, friendship. Yan. Mahalaga po yung mga taong nakapaligid sa atin. Kaya po sa grupong ito, alam nyo, may message ako bago maghiwalay mga leaders dito. Mahalin nyo po yung mga taong nasa inyo ngayon. No matter what, kahit ano pa yan, kahit yan yung chismosa, mahalin mo yan. Kasi sometimes, yung mga chismosa may naitutulong din eh. Pampaganda rin ho ng sirkulasyon ng friendship yan eh. Oo. Dahil may napapag-usapan eh. Mahalin niyo po. Ang gusto ko lang sabihin, ano, tanggapin po natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Biyaya yan ng Diyos eh. Oo, tanggapin niyo po yung nakapaligid sa atin. Kasi pag hindi nyo tanggap yan, hindi ho tayo magiging masaya. Tanggapin nyo po. Kung ano man yung kakulangan yan, tanggapin nyo. Tsaka tatandaan nun natin, sa isang grupo, kahit magkakasama, may conflict po yan. Pero ang conflict nito, hindi dapat yun ang maghihiwalay sa atin. Dahil lagi ko sinasabi, no? Araw at gabi, ang ngipin at dila ay magkasama. Pero from time to time, nakakagat ng ngipin ang dila. Ganon din sa grupo. Ganon din sa buhay mag-asawa. O, kaya kami mag-asawa sa totoo lang, hindi ko kami nag-aaway. Hindi kami nag-aaway kasi tanggap ko yung kakulangan niya, tanggap din niya ako. Lahat tayo may indifference. Meron tayong mga kahinaan. Kaya wag humayabang. Ano yung, kung saan tayo mahina, ay da. Kaya ako, simple lang ako, kaya ako nagtagumpay. Mahina ako sa bagay na yan, ikaw pala ang malakas. Abay, di ikaw magbida dyan. Alam ka naman, pasukin ko yung mga hindi ko kaya, di ba? Dito ko, ano, marami ho tayo lagi matutulungan kung gugustuhin natin. Tatandaan ho natin, meron hong binigay na kapangyarihan sa mga palad natin ito. Basta kay member ng Empowered Consumerism,
pag ikaw ay naging member, ihanda mo ang sarili mo, may mga taong ibibigay sa'yo na mimisyonin mo na palalaguin mo yung buhay nila. Yeah. Yeah, kayo, dito, sa mga nakikita ko, mostly sa inyo ay wala akong makita ng ano, na hindi nakakariwa sa ang buhay. Kasi ang lalaki, si Ate Opel na lang. Talagang in-enhance ang quarantine. Ayan, di ba? At tapos meron tayong ano, si Stephen, 99 Stephen. Ano ba pangalan ni Stephen? Si Mr. Cabral. Mukhang bata. Siya yung pinakabata dito, Tapos meron tayong parang model, si Nelly Valenzuela. Parang ang ganda-ganda ng babaeng ito, Para bang Ayumi-Yumi na walang kasalanan. Yun. Di ba? Ang bait-bait niya. Tapos si Ate Lucy naman, mukhang rakista to nung bata. Mukhang rakista. Oh, talagang may tattoo pa di ba? Parang yan. So ako, wala na ako masyadong sabihin sa inyo. Mamaya search nyo lang po ako sa Google, sa YouTube. Marami nag-upload ng mga videos ko. Oo. Search nyo, marami kayo matutunan. So, syempre, Muse pala. Muse ng BIA team. Sino yung Muse? Sino? Nelly po. Ay, kaya naman pala. Ang ganda-ganda talaga ni ni Ma'am Nelly. Oh. Ilan taon na po kay Ma'am Nelly? Ilan taon na si Ma'am Nelly? Bilaan niyo po, sir. Mga 23. Gusto ko po yan. 23. Last 20. Last 20? Less po. Less, Ayan. Tingnan niyo po, lahat na nakikinig dito, may bata, may matanda, may mid-age. Kaya ang ganda ho ng equalizer po talaga ang a network marketing. Equalizer po siya. Kasi tayo po ay pwedeng magsama-sama lagi dito ng kahit na iba't iba pong uri ng ating edad at tawag dito, henerasyon. So ako po, almost done na po ako, bago siguro tayo mag-iwalay, mag-entertain ako ng tatlong questions. Pwede po mag-picture muna po bago po tayo mag-question and answer. Yeah. Open camera po tayong lahat. Open na po yung camera. Meron pang hindi nag-o-open. Tulad ni Carmen Ventura. Open ka po. Yan o. Coach Emma, pwede po. Hindi, tapakinig ikaw na. Okay. Okay pa. Uy, tag nyo ako dyan, ha? Tag yes, ako. Sir. 3, 2, 1. Okay, next page. Yan. 3, 2, 1. Yan po. Yan. Thank you po. Yan. Sino po may tanong? Ah, teka, bago ang tanong, may naalala po ako. May naalala ako. Siguro yung nag-post na yon, nabasa ko lang kanina ay galit sa mga kalbo. Kasi, kaya Kuya Romy, kalbong-kalbo yun nasa na yun? Kuya Romy, nasaan ka ba? Ayan ha. Sabi doon sa nag-post kanina, yan daw mga kalbo ay mas madaling makapitan ng virus ng COVID. Siguro galit nga sa kalbo. Kaya naalala ko. Kaya Kuya Romy, ingat kayo. Dahil talagang makintabi. Laklak po ng C24/7. Ayan. Ito si Kuya Romy, mukhang lawyer. Well, kayo ba may tanong? Kasi kung walang tanong, aba, mag-uwian na tayo. Ay, Sir Mike, thank you very much po ng marami. Pinaulakan niyo yung aming grupo. You're welcome po. You're welcome. Sa ulit po.
Opo, pasensya na rin kayo. Medyo ako'y talagang ngarag at na-delayed kanina. Pero abot pa naman. Opo, tama-tama lang po yung pasok nyo. Ano po? Yan. Yan. So, thank you very much, Sir Mike. Mentor Mike, thank you very much po. Saludo po kami sa inyo. Oh, wow. Ay, thank you naman po. Thank you po. Isa lang po ang tanong ko sa katulad namin na diga po alam naman ninyo na nawala lahat ang aming mother at saka yung pinaka-apply namin. Ano po may payo nyo sa katulad namin na ang mga natira po ay ilang coordinators na kami po yung nagtuloy-tuloy na hindi kami sumama sa kanila para po kami ngayong bagong panganak na alam nyo yung grupo na talagang as in na mother applied tapos kilala nyo naman po si Maring Lola. Oo. Ah, alam ko po ang story nyo. Opo. Ah, ganito lang ano po yan. Opo. Kung merong magpapayo sa inyo ng ganyan, ah, isa, bakit? Kami ay nilayasan din ng lahat ng upline. Ayoo nga pala. No. Pero alam nyo ba, nung sila'y lumayas, mas masaya kami. Bakit? Eh, ang ganito namang negosyo eh, kung talagang ano willing kang tumayo at bumuhat ng flag, ibibigay naman sa iyo yung opportunity. Tsaka it's about time na kayo naman. At sa akin lang, respeto natin sila. Walang galit, respeto lang. Sige, diyan niyo pala gusto eh. Pero kami naman ay mas maayos dito. So meron naman silang ibang motibasyon eh. So may papayo ko po sa inyo. Buuin nyo po sa kabila ng lahat. Hindi po sila ang buhay at kabuuan ng buhay nyo. Tatandaan nyo po. Nabuo nyo po yung inyong grupo ng malaking percentage ay ikaw. Kasi si upline naman is support lang eh. Ikaw pa rin talaga yan. Kaya dapat po, walang malulungkot sa inyo. Dahil talaga namang ang buhay na ito ay laging may separation. Dapat po hindi emosyonal. Yeah, oh. Bakit? Kasi ang ay normal. Yun ngang mga sa loob ng pamilya eh. May mga magulang na humiwalay sa kanilang mga anak. Kasi due to indifferences na mag-asawa. Alam mo, minsan, yung paghihiwalay, mas nakakabuti nga eh. Kasi makikita nyo, kaako marami yung kilalang ganyan na mag-asawa, naghiwalay, na mas nag-progress ang bawat isa nung sila hindi magkasama. Siguro may mga ganun ho talaga. Ano po yan eh, destiny yan. Kaya sa akin, move on. Ito na po yung buhay, wala na sila, kayo yun na iwan, ang titingnan nyo lagi, yung grupong i-create nyo na bago. So, nandyan na. I-respeto natin sila. Pero, kailangan respetuhin din nila kung ano yun sa inyo. Kasi dito tayo masaya eh. O, yung mga upline ko ngayon, naglayasan na lahat eh, pero hindi talaga kami matibag-tibag eh. Eh bakit? Hindi ko kayang umiwan ng mga downlines ko. Yes. Hindi ko talaga kaya. Eh sila kaya nila. Eh, nire-respeto ko naman. Mas malakas sa loob nila. Eh, ako hindi ko kaya. Eh kaya ako dito na lang, sabi ko. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya na yung dati kong sinasabi ay mababali ko eh. Hindi ko kaya talaga eh. Okay. Ayun. Kaya congratulations so kayo ay nandito pa. At yes po. Kailangan, patunayan nyo na kaya nyo. Yes. Yun naman po yung challenge sa atin. And I think, kaya nyo. Kasi nga, kaharap, yes, nyo, kaharap ko nga kayo ngayon eh. Yes, so, yes, unti-unti ho, move on. Tsaka ganito po, ang may iwan ko sa inyong word para gumaan kayo lang. Adapting to change. I-adapt nyo po yung pagbabago. So, napakahalaga po nung adapting to change. Forward na po tayo. Hindi na makakatulong yung backward. Ito na yung pagbabago, i-adapt natin at tayo magiging masaya. Tsaka sa totoo lang,
maniwala kayo sa akin, mas maraming tao pang ibibigay sa inyo. Yes. Mas marami pa pong parating na masasaya po. Dapat naniniwala ho tayo doon. Marami pa ho yan. So, yan lang po. Iinom muna ako. Oh, meron ba kayong ganitong baso? Pagkalaki po niyan, sir. Ay, pagkalaki nga, oh, ay mahigit isang dangkal. Kasi, laki, super. Ito, ano, ang ginawa ko po ata yan. Ito, ang ginagawa ko, ako lang ang umiinom nito. Meron ho kaming baso coding, yung kay Mrs. was maliit. Para walang hiraman, para walang COVID. Yan naman. Sige, ano pa pong tanong? Si Mama Annabelle, nakita ko na to. Ano? Nagkaharap na kami. Isa po yan sa leaders ko. Kaya nga, namumukhaan ko siya. Yes, sir. Sa hook dala- sir. Nung dalaga yan, maganda din yan. Maganda rin yan ng dalaga. So. Sir. Hi, Mama. Opo. Ay, may picture po tayo. Kasama ko po yung anak ko na dalaga. Doon po kay Coach Loida. Doon po kayo invite. Yes po. Nakakatuwa kayo. Oh. Parang hindi nagbabago eh. May dimple pa rin. Dimple pa yan? Opo. Ganda-ganda si Annabelle. Ay, thank you po. Ilan ang anak niyo, Ate Annabelle? Tatlo po. Hindi kalata. Parang apat. Power talaga, power. Oh, may tanong pa, may tanong pa. Sir, ako po. Ayan. Kasi ngayon nga po is lockdown online. Tapos online. Is sanay po kami kasi ng mga offliner. Yung OPP dito, biyahe dito, biyahe doon. Sanay kami kasi makipag-usap ng mga offline eh. Is ano po kaya pwede namin gawin as adaptation ngayon as onliner? May mabigat yung adjustment yan sa totoo lang. Ano? Even ako, offliner po ako eh. Hindi naman ako nag-online. Lahat ng activities ko is offline. Kaya matindi rin po yung adjustment ko. Sa totoo lang, hindi ho ako sanay na nung una ngayon na parang naasiwa ako na kausap na ganito, wala nagre-react. Alam niyo naman, di ba, kapag nagsasalita ako sa maraming tao, gusto ko yung napapatawa sila. O, naninibago rin ho ako na wala na akong maapi sa harapan ng mga pangit, di ba? Ang hirap-hirap ho ng ganitong sitwasyon. Pero ano, again, ulitin ko, kailangan mag-adjust ka. Kasi pag hindi ka nag-adjust, talagang pupulutin ho kayo sa kangkungan. Iba na ho ang market ngayon. Talagang ibang-iba. Kaya kung noon, hindi mo iniintindi ang online marketing, hindi ka matyaga. Tyagain nyo po ngayon yan. Hindi na pwede na 100% offline tayo. Hindi ubra eh. Kasi ang daming restriction ng gobyerno. At ikaw din, natatakot ka rin. Baka yung kaharap mo may COVID. Kaya, again, siguro ang tamang word doon, adapting to change. I-adapt nyo po yan. At, huwag kayo mag-alala kasi subaybayan lang natin yung online na platform ng Alliance in Motion Global. Kompleto lahat ng speaker, hindi nawala eh. Lahat ng mga motivation, ganon. Siguro, ang masasabi ko lang sa inyo, ito, sa mga may malalaki na talagang grupo, ha, ang pinaka dapat mong pag-invisan ngayon is connection. Huwag ko kayo matakot na mag-invest sa connection. Internet. Kasi nung tayo yung nag-o-offline, di ba, kapag sinulat-sulat mo yung mga pinamasahe natin, pinanglibre natin sa mga invite natin, pinakain natin sa mall, kung kukumpute nyo po, mas malaki po yan compare sa internet na Mbps ay 50 Mbps na almost 3,000 lang ang bayan.
So ngayon, no, wag humang hinayang na mag-invest sa connection. At kailangang mag-adapt ka, mag-invest ka ng laptop o desktop. Mahalaga po yun. Kasi yun na po yung new normal ngayon. Kaya may papayo ko sa inyo sa lahat ng mga offliner, it's about time na mag-subscribe ka ng Zoom para sa grupo mo. Yan. Hindi pwedeng wala. Kasi yun na yung way ng communication natin. Yun na po yung doon tayo mag-i-invest. Okay? So, yun lang po. Ganun lang naman ka-easy yun eh. Kung ikaw dati ay hindi techie, dapat maging techie ka. Kasi tanong lang naman ito. Sa offline, ang kailangan ay physical na katawan mo. Nakakabiyahe ka ng ganito, punta rito, punta roon. O dito, sa new normal, ang kailangan ay mapakinggan ka. So, ganda mo yung gadget mo. Bili ka ng ilaw na maganda. Yun lang po yun. So, i-adapt mo natin. Huwag tayong papahuli. Huwag kayong papayag na mahuli. Ayan. Ayos? Yes po, sir. Thank you. Last question. Maraming. May question pa ba? May question pa daw. Si Ate Blue. Mukhang ito ay nasa biyahe, ano, nasa abroad. Opo. Wait po yan, sir. Oo. Biruin mo yan, ano, habang nagbabiyahe sila. Naka, ano, lakas ng signal nila, ano, nakakaingit. Dito sa atin, subukan mo mag, ano, mag-internet ng habang nasa biyahe. Paputol-putol yan. Oo nga po. Ingat po sa Kuwait. Ingat po sa Kuwait. Alam mo yung laki ng grupo ko dyan, yung Team Olympians. Thank you po. Ayan, kilala nyo ba yung mga Team Olympians? Grupo ko yan, si Rowell. Si Millionaire. Ang millionaire mo yun. Ayan, oo, yun, yung mga yun. Mga, yung mga leader ko, sina Anton, sina Paray, no? Malaki din palang grupo ni Sir Sakway. Oo, ano dito, po yan? Dito, Sir Sabarin, meron kaya? Ay, siguro. Alam mo, ang dito, naman eh, hindi ko na rin kilala lahat eh. Oo, pwede, nga lang Talagang ano po, iilan na rin yung mga top leaders na lang ang nakakausap ko eh. Eh, lalo na yung mga Aprikano, eh, gabi-gabi na lang, eh, may kausap ako mga Aprikano. Minsan nga, hinahanap ko, where are you, brother? Hindi ko makita sa sobrang itim. Kasalita na lang, nakikita mo lang yung ngipin nila eh. Kanina, sir, may kausap ako eh, Nigeria eh. Talagang ano eh, ngipin din lang nakikita ko eh. Oo, tapos yung mata na lang, ano, ibang klase mga yun, pero halimaw yan. Oo nga, sir, talagang grabe. Alam mo, ano, nami-miss ko kayo mga sa Batangas. Talagang, sir, kayo din. Thank you, sir, nami-miss ka rin namin. Talagang, ano, wala, yung mga pinagsamahan sa offline. Oo, pigil tayo, pigil. Basta, pag natapos yung pandemic na yan, bababa ako dyan sa inyo. At yes. Tapos, kakain tayo ng pinakamasarap na lomi. Yan, yes. Naman. Ang gusto kong lomi, ano, ayoko ng baboy. Masarap na lomi, ano? Yung meron akong napakasarap na lomi na titikman doon sa pier. Saan, sir? Sa pier. Doon sa malapit sa pier. Basta yung may pagkalalaki doon mga malalaking ano, mga lutuan na ganun. Baka bulbok, sir. Bulbok. Sir, bulbok. Bulbok yun, sir. Siguro nga. Basta doon. Sa may highway. Oo. Sa Georgians. Ayan, basta lomi. Opo. So, ayan. Paano? Thank you so much, ma. Baka kayo ay may meeting pa. Papatuloy nyo lang po to kahit wala na ako. Basta, kahit ako ay hindi nyo kagrupo, hindi ako ay malayo na narating, kayo po ay lagi kong inaalala. Maniwala kayo sa akin. Kaya pagka, yeah, thank you very much, sir. May mga invitation na ganito, kahit ano, sisingin to tayo. At yes, ka, gusto ko po kayo ay ako ay maging kabahagi ng journey nyo sa kabila ng ang inyong upline ay wala na. Yes, sir. Thank you, sir. Po. Thank you, sir. Sila ay namaalam na. Ay siya nawa. Hayaan nyo na siya. Oh, ay, po.
Salamat sir ng maraming maraming malaki pong bagay na kayo ay na-invite namin dito sa aming SIZZLE at saka hindi lang po sana ito yung huli. Ay, hindi. Marami pa po yan. Yes po, sir. Yes, sir. Salamat. Salamat din po, Ate Opel. Ha. Salamat po sa inyo. Mas nagpapasalamat po kami ng malaki kasi malaki pong bagay sa grupo ko na talagang kami po ay medyo nahihirapan pang mag-adapt. Pero ginagawa po lahat namin mag-asawa yung paraan para po yung grupo ay mas lalo pang lumaki. Ika nga makasabay kami sa mga onliners. Ano po? Ang ayan. Hirap ng offline bago biglang convert ng online. Pero pinagsisikapan po namin para marating din namin yung narating ng iba. Oo, oh, ganito ang tip ko. Bongga. Ganito ang tip ko sa inyo. Basta po lahat ng dapat i-like nyo talaga yung page ng Alliance in Motion. Lahat to ng ano doon, sundan nyo lang po ng sundan. Actually, mag-invite nga lang kayo ng mga tao na makikinig. May macha-challenge at macha-challenge sa mga online activities natin eh. Meron at meron, hindi, ano po, numbers game pa rin po ito. Apo. Kailangan lang makapag-invite po rin kayo online. Apo. So, yun lang po. Thank you so much. Yo, ano, ayan. Ate G, talaga namang napakadaming laman ng inyong kusina dyan, ha? Ate G, Helera, oh. Ano to eh? Doktora po dyan. Ah, doktor ba yan? No? Doktora po, si Doktora G po. Doc, mukhang nagluluto kayo dyan, ha? Busy o Socorro po yan, Sir Mike. Ha? Busy o Socorro po. Ah, sa ano? Sa Mindoro? Opo. Namimiss ko pero na yan. Dito. Di ba yan, Socorro, laging ano dyan? Laging yung nasisira ang daan? O kagagawa lang sira ang daan? Ganyan lagi dyan, eh. No, di ba? Yung Socorro. Malapit yun doon sa ano eh, yung sa bayan ni na ano ni na Noli de Castro, di ba? Apo. Siguro po. Pinamalayan. Pinamalayan po yun. Pinamalayan. Ay, Tita G, buksan niyo ang inyong ano. Buksan niyo ang inyong ayan, i-mute niyo. Yan. Mute. Kaya po alam na alam kaya sa Socorro. Bakit talaga ang daan sa Pola? Oo. Pero from Calapan going to Socorro, Pinamalayan, Roas, maganda na po, cemented. Oh, cemented. Kaya alam na alam ko yung Socorro. Hindi ko makalimutan yung lugar na yan. Kasi nung ako po'y nasa SM, nung ako'y nasa SM, doktora, nung ako'y nasa SM, meron hong babaeng patay na patay sa akin na tagat Socorro. Oo, talagang naku, talagang, ay, gagawin ang lahat. Ay, kaya lang edi. Eh, nag-abroad. Nagkalimutan na. Nagkaiba na ng landas. Kaya sa Socorro, ano, pag naririnig ko, may naalala ako. Meron na namang nagsariwang alaala. Asya, sige. Doc, thank you for listening, Ate. Thank you, sir. Hello, mga bye-bye. Thank you. Wala ito. Hello po. Yan. Napakinggan grabe po natin ang napakagandang motivation ni Sir. Inspirational talk ni Sir Mike Macrohon. Ano po? Salamat naman. At sabi ko nga, kanina nga tayo dalawa yung sa Zoom. Pero kakuulit ko din po, pumasok po siya. Sabi niya, kahit Tita Opel, ako'y late, ako'y papasok. Sabi ko, ay, buti naman. Talagang, paborito ko po yan. Isa po yan sa speaker na talagang, sabi ko nga, ay, paborito ko. Talaga pong nakakaalis yan ng stress pag yan ang talagang speaker nung panahong kami ay nag-o-offline. Ano po, at nagpapasalamat kami, hindi kami, tayo binigo. Ano po? Napakaganda po nung iniwan niyang tatlong tips. Ano po? Mapagpasalamat, number one.
magtiwala at maging matalino. Talaga pong parang bumaon sa aking isip at sa aking puso itong tatlo na iniwan niyang tatlong ano, tip. Yan. Ito lang po masasabi ko bago po tayo matapos. Doon po sa mga nagkasali sa mga program, sa ating program, ibahagi po natin ito sa ating mga business partner. Yung kahit po sila ay matatagal na, natumigil, buhayin po natin sila bilang upline. Sabi nga ni Sir Mike, kung sila'y umalis, doon sila maligaya tayo dito, ipakita natin. Maipakita po natin ito kung lahat ng mga coordinators, lahat ng mga leaders, ng mga bago, kung kayo'y lalo pang makikipag-coordinate dito sa ating ginagawang program. Kasi ito po, ating program, ito po ay talagang, ika nga eh, hindi po ito madaling gawin. Mahirap po. Sa tulong po ni Coach Rema at saka ni Coach Justin, nabuo din po ito. At ako po ay nagpapasalamat ng marami at dapat po i-encourage natin lahat ng ating mga naging downlines, lahat ng mga nagtiwala sa atin noon, i-encourage po natin na sumali dito sa ating program kasi mas marami pong magbe-benefits kung mas marami po tayo. Huwag po nating sarilinin, ibahagi po natin sa kanila. Ngayon, mayroon pong magsasabi na upline, ayaw po nila. Okay lang, at least dito sa online, nasasabi natin sa kanila na meron na po tayong program na susundan na ito po yung makakatulong sa atin na malaki para po maabot natin yung ating mga pangarap at kung ano ba yung, nung tayo yung unang sumali, yung deepest way natin, maabot na rin natin para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sabi ko nga po, itong program na ito, ang laki po ng, hindi man tayo biglaan na kung sa aeroplano ay biglang take over ng biglang mataas, tayo po unti-unti, sabi nga step by step, makakarating din tayo sa dulo. Kung mabagal man tayo ngayon dahil tayo po ay nag-i-start at nahihirapan tayong mag-adapt ng bagong platform na online, tayo po ay makakarating din basta lagi po natin kahit, sabi nga, kahit ka pala nakagraduate na sa level 1, level 2, level 3, dapat pala, pilitin mo si apply mo na, apply, ipasok muli ako doon kahit hindi ako sasagot. Kasi every time na ginagawa natin, every time na pinoforce natin ang sarili natin, every time na pinipilit natin ang ating katawan, na gawin ang isang bagay hanggang maging habit natin, yung pala magiging magaling tayo doon. Doon sa pagiging magaling natin, kailangan natin doon mag-invest ng oras. Paano ka gagaling kung wala kang in-invest na oras? Kaatan natin, kakapapakinig natin, tumitimo sa ating utak, nagsisik in, nagiging habit natin, nagiging magaling tayo, ang kasunod po nung pera. Kaya sabi ko nga, ito lang pala yung sekreto. Dapat umpisahan mo. Eh tayo po, inumpisahan na natin. Ang problema po, inumpisahan natin, wala tayong sistema. Ngayon may sistema na tayo, gawin na po natin. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, at hindi tayo magtutulong-tulong, lalo na ang mga coordinators, sabi nga ni Coach Romy kanina, ang mga coordinators, hindi po kami, pag sinabi namin bilang mother upline, ito po para malaman din ng mga iba nating business partner, bilang mother upline po, kami po mag-asawa, hindi po kami ang nagsasuggest. Lahat po ng coordinator, hinihinga namin ng mga suggestion at pinipili namin yung maganda para po maibigay sa inyo ng maganda ang serbisyo. Ibig sabihin, hindi kami yung may sinabi yung isa, okay. May sinabi yung isa, okay. Hindi po. Pumipili po kami. Ika nga eh, pinag-uusapan namin mabuti. Kaya sabi nga namin, wala po kami ditong hangad at bilang mga coordinators at mother upline, kundi ang pakitain po ang nasa baba. Paano po kikita ang nasa baba kung hindi po natin mapapa-enroll yan sa ating program? Malaking bagay po ang program na ginagawa natin ngayon dahil ito po yung magpapalaki at magpapaputok ng ating grupo. Ano po? Kaya sabi nga, magtiwala, manalangin, at yung, kung ano yung hinihingi natin, ipagkakaloob niya sa tamang panahon,
at saka sa tamang pagkakataon. Maraming marami pong salamat sa lahat at sana po bukas, kung tayo po ay nag-invest ngayon ng oras, mag-invest po ulit tayo bukas ng oras at may maganda po ulit tayong mapupulot sa ating guest. Ano po? Maraming salamat po. Goodbye, good night, good morning sa lahat. Yan, tapos na po ako. Thank you po, Mother Upline of Velia Petalvero. Yan, so siguro naman po madami tayong natutunan na inspired.